Parang wala pang kinain nun. Pinakain na po ba kayong nag-invite sa inyo sa ng siomay sa baba? Hindi pa. Mamaya may utang sila sa inyo, ha? So, kailangan na kayong pakainin. Rule yun eh, rule, okay? Isa pa, amazing morning! Amazing morning! Meron pa lalakasin, amazing morning! Amazing morning! So, mga members, maki-operate kayo, amazing morning! Amazing morning! Yan, okay. So, yun. Alam ba kung bakit kayo nandito? Ako, hindi lahat alam. Joke lang. So, ito po ay isang presentation ng IM. IM Business Presentation po. And, pangasabi nga po, good news. Hindi po ako ang speaker, okay? Parehas lang po kami ng suot ngayon, pero hindi po ako ang speaker ngayon. Okay? So, yung magsasalita po dito, pero bago ko po ipakilala yung magsasalita, yung magpre-present po ng business natin, okay lang po ba wala mo ng cellphone? Pakitapon po. Joke lang. Okay? Kasi yung speaker kasi, pag nahuli, pag tumulog yung cellphone mo, pakisilent yan, okay? Pati yung katabi mo, pakisilent din. Okay? Kasi yung cellphone mo, kapag tumunog yan, narinig ng speaker, paparahol po natin yan on the spot dito. Okay? And then, okay lang po ba, pag may tinanong yung speaker, sasagot po tayo? Okay? Ito mo? Yes. Okay lang po ba, pag nagtanong yung speaker, sasagot po tayo? Yes. Ano ba kung bakit? Kasi pag yung ano, pag hindi kayo sasalita, mayroong mga bacteria na bubuo dyan sa bibig mo for 30 minutes. Baka kasi pag tinanong ka ng invite sa'yo, okay ba yung business? Okay. Di ba? May kasamang hangin, baka makatulog siya. So, ganun lang po yung house rules natin. Number one, pakisala pa yung phone, pati yung katabi mo. Okay? And makinig po tayo. Pag tinanong, sagot po tayo. Okay? Kasi naniniwala po kami ang isang business presentation nasa audience po yan. Wala po sa speaker yan. Okay? Yan. So, yung magpapresent po ngayon ng negosyo po natin, nag-start po siya ng 15 years old. Pakisabi po, 15 years old. Bata, di ba? Batang bata nag-start sa business natin. Ngayon po, he is now 21 years old. Siya po yung may-ari ng Chrysler 300C sa baba. Pwede na po ba? Parang walang dating, ha? Pwede na po ba? Okay, and in just 7 months sa aking worldwide po, na-earn niya po yung first million niya. Pwede na po ba? Parang ayaw ng 1 million dito eh. 7 months po yun. Kasi ako po, nurse ako by profession, nag-work po ako sa call center. Ang ITR ko sa isang taon, 300,000. Nasaan na yung 300,000 na yan? Tama ba? Pero ito, 7 months, na-earn niya po 1 million pesos. Pwede na po ba yun? Tama ba ako? Okay? Ngayon po, pag pinakalala ko po ito, gusto ko palakpakan nyo ng bonggang-bongga kasi this man deserve a respect talaga. Okay? Dignity, respect. Dignity talaga. Okay? Respect talaga kasi imagine na ako po, 25 na po ako, pero wala, sa kanya po kami nakikinig. One of our mentors sa industriya ng networking po. Okay? Our mentor, Mentor Marlon Santos! Palakpak pa! Palakpak pa! Yeah. Yan, palapakan po natin si Mentor John, ang ating bagong Sapphire Rock Executive Achiever. Palapakan po natin. Amazing morning! Amazing morning! Sino po yung first time? Taas po ang kamay ng mga first time. Ayan, dami, no? Palapakan naman natin mga first time. Welcome po, welcome. My name is Marlon Santos and I've been in this kind of industry for 6 years. And isa po ako sa magiging speaker nyo ngayon. Okay lang po ba? Wala po kayong choice ako yung speaker. Okay, so i-discuss ko po sa inyo yung business po natin. And before po ako mag-start, I just want to know kung sino po dito yung mga estudyante. Taas po ang kamay. Wow, mga student. Iba po, yung mga nag-work, empleyado. Ayan, madami nag-work. Yung iba po, nag-business, negosyante. Meron? Okay. Yung mga hindi po nagtaas, ano po kayo? OFW, seaman, taas po ang kamay. Okay, iba, ano po kayo sa lipunan? Mga bakante. Ayan, tambay. Bakit yung po natanong? Kasi yung IM Worldwide po opens for everyone. Kahit sino pwedeng gawin. Ako po, nung nag-start ako sa ganitong negosyo, estudyante po ako. So yung ganitong business ay pinapart-time ko po habang nag-aaral ako. Eventually, nung natutunan ko siya, dito po kumita ng malaki. Tama po yung sinabi ni Mr. John, 1 million in 7 months. Sino dito gusto kumita ng 1 million?
Grabe, no? Hindi mo na kailangan mag-work abroad or hindi mo na kailangan mag-ipon na sobrang tagal. Pag kinaroon mo yung worldwide in a short period of time, you can earn your first million. Ngayon, before tayo mag-start dun sa i-discuss kong presentation, I usually start by sharing this information na very important na ikaw marinig mo. Okay? Hindi kumpleto ang buhay mo pag hindi mo narinig to. Familiar po sa cash flow quadrant? May tao po ba? Sino po narinig na o napanood na o nabasa na yung book ng Mr. Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad? Best-selling book? So madami pang hindi may alam. Okay. So yung cash flow quadrant, dito daw dinidiscuss ni Mr. Robert Kiyosaki yung four types ng pagkita ng isang tao. Okay. So ngayon, categorize daw po yan sa E, S, B, and I. Familiar po dito sa E? Ano po E stands for? Employment. So, kanina sa mga nagtakas na empleyado, okay lang po ba sagot tayo? Tama po ba kapag nag-work po ba tayo, meron tayong boss? Yes. Masarap po ba may boss? Hindi. Nakaka-stress, no? Pag-isip mo pa lang sa umaga, parang bad trip na eh. Diba? Diba? Pangalawa, kapag po ba tayo nag-work, fix po ba yung income? O depende sa mood ng boss mo. Okay, ngayon medyo masipag ka, sinigawin kong 30,000, 50,000 sahod mo. May ganun po ba? Hindi, so fixed income tayo. Kapag po ba tayo nasa employment side ng pagkita, kapag po tayo nandyan, fixed din po ba yung time natin? Yes. Fixed din, di ba? Tuwing ilang oras po nagtatrabaho sa loob ng araw? 8 hours. Usually, ilang oras po yun? Anong mga time hours po nun? 8 to 5, okay. Ngayon, kung 8 a.m. to 5 p.m., okay, pag binilang mo yan, nasa 8 hours po ba? Hindi. Nasa 9 hours. May 1 hour break na hindi binabayaran, pero still, nandun ka sa trabaho mo. Tama po ba? Ngayon, kung 8 o'clock ka daw, papasok, ano oras ka gigising? 7:59. Pwede ba yun? Nakagaya ka ulit agad? So usually po mag-start ka gumising siguro mga 6. Kasi 2 hours preparation, magkukumute ka pa. Again, yung 2 hours na doon, nilaan mo saan? Sa trabaho mo. Okay? Hindi sa personal life mo. Kung 5 o'clock ang uwian nyo sa work nyo, anong oras ka makauwi ng bahay? 7:08. Depende. Kung saan ka umuwi. Okay? Depende din sa traffic. So usually sabihin natin, makakarating ka ng bahay mo mga 7 p.m. So another 2 hours yan. Tama po ba? Ngayon, according to Robert Kiyosaki, the reality is, pag nasa work ka, hindi lang naman talaga 8 hours ang nilalaan mo sa trabaho mo. Ilang oras po? 9 plus 2 plus 2, ilang oras po yan? 13 hours. Ngayon, tanong, sino po dito naniniwala lahat ng tao pantay-pantay may 24 hours sa loob ng isang araw? O meron pong 25 hours dito, 26 hours? Okay, lahat po tayo pantay-pantay na may 24 hours. Ngayon, kung nagtatrabaho ka daw everyday ng 13 hours, ilan ang matitira sa'yo? 11 hours. Tanong, natutulog pa po ba? Kailangan po bang matulog? Kailangan, di ba? So kung matutulog ka, yung healthy hours po ng pagtulog, ilang oras po yun? 8 hours. So kung babawas po natin sa 11 minus 8, ilan po ang matitira sa'yo? 3 hours. Reality po, 3 hours na lang po yung natitira. Almost buong buhay mo napupunta sa trabaho. Tama po ba? And the sad reality, you need to wake up again at 6. Uwi ka ng 7, tulog ka. Tapos 3 hours mo, minsan fini-Facebook mo na lang. Tinag-gimip mo na lang, iniinom mo na lang, sinisini mo na lang. Productive po. Paikot-ikot lang siya para ka doon natatrap sa tinatawag natin na rat race. I'm not against employment po, but that is the reality. Diba? Truth hurts, but the truth will set you free. Okay, kapag nandun po tayo sa employment, diba usually po 15-30 lang tayo nabubuhay? Tama po ba? 15, masaya, bagong sahod. Tama. Pagdating ng 16, 17, 18, yung ngiti sa mga labi, unti-unting nawawala kasi napupunta na sa mga bayarin. Tama po ba? Pagdating na katapusan, masaya ka ulit. Pero mga ilang araw, malungkot ka na naman. Tipid-tipid ka na naman. Di ba dumarating yung, ano ba yun, peligro? Yan. O, yung malapit na yung swelduhan, ubus na. Tama po ba? So, mangyayari, bes, pautang naman, babayaran ko sa? Kasinsena sa sahuran. O, pagdating ng sahuran, utang, tapos bayad utang, tama po ba? Tapos utang, bayad utang, utang, bayad utang, tama po ba? May kilala po ako personally, 9 years na pong nag-work, ganyan pa rin po yung nangyayari. Wala pa rin savings, wala pa rin investment, wala pa rin asset. Tama po ba? Bakit? Kasi pag nandito daw po tayo,
Kumbaga, pag nandito ka daw, sabi ni Robert Kiyosaki, masakit mang isipin, nasa poor side ka. Okay? Hindi poor na mahirap, ayaw walang makain, hindi ganun. Poor daw yung chances, makuha yung mga pangarap. Usapang pangarap po tayo dito, sino po may mga pangarap, taas po ang kamay. Wow, ang daming may pangarap. Yung iba pong di nagtaas. Ano nangyari? Oo, alam niyo po ba, every time na nagtatanong ako, lagi may nakatingin sa taas. Si God, giver of dreams, tinitingnan niya, oy, may hindi nagtaas yung anak ko, ayaw niya ata ng pangarap niya. Oh, ang good news si Lord, nagbibigay ng second chance. Okay? Bibigay ng second chance. Again, taas ang kamay, sino may mga pangarap? Yan, okay, natakot eh. No? Sino po pangarap dito magkaroon ng sariling bayan lupa? Taas ang kamay. Lahat, okay, wala naman siguro excited dito, nakikitira sa mga kabag-anak o sa mga magulang, lalo na kung may pamilya ka. Sino dito nangarap magkaroon ng sariling sasakyan? Yung iba po, excited mag-commute. Pag nakakita ng tanong ng tricycle, kinikilig, wow, tricycle, yes, MRT. Wala po, lahat po excited magkaroon ng sasakyan, tama po ba? Aside from that, excited magkaroon ng malaking ipon? Yes. Yung ipong pag tinitingnan mo yung ATM, ang daming zero? Tama? Ngayon, aside from that, pangarap mo din makapag-travel. Tama po ba? Wala naman dito, gusto lang, trip to Quiapo, trip to Copal, Luneta, masaya na. Wala naman ganun, di ba? So, pinangarap mo din makarating sa Paris, sa US, saan pa, sa Japan, iba't ibang lugar. And it needs money para makapunta ka doon. Tama po ba? Ngayon, ang last is business. Yan po yung mga typical na pangarap ng mga normal na Pilipino. Tama po ba? Negosyo. Okay. Ngayon, sabi nila, ang pinakamahirap doon ng tao sa mundo, hindi yung tao walang pera. Naniniwala kayo doon? Ang pinakamahirap na tao sa mundo, yung tao walang pangarap. Bakit libre na lang mangarap eh? Tama ba? Pinagkakait mo pa sa sarili mo. Hawa ka naman nun. Ngayon, ganito siya. Libre mangarap, pero yung pangarap, libre po ba? Pwede ba pupunta ka sa kasa, gusto ko itong Mercedes-Benz. Sibigay niyo sa akin ito. Ano gagawin sa'yo ng guard nun? Kalat ka rin ka palabas. Iniisip na babalungan na. Tama po ba? So, meron pong kapital. O may kailangan investment ka. Kailangan may pera ka para makuha yon. Tama po ba? Kung pangarap mo house and lot, nasa magkano po? Kanina ako, nagtaas ka house and lot, no? Nasa magkano yung... O, mga 5 million daw. O, pwede na din yan. Tama ba? O, si Sir Kotche. Magkano yung pangarap mong kotse, sir? Yung mga pang ano lang muna, pang panimula muna, mga Fortuner, pwede na ba sa inyo yan? Or Montero Sports, Trailblazer. Mga 1.5, gawin mo ng 2 million, manual lang yun. Okay. Okay, savings po. Si sir po. Mga nasa magkano gusto mong savings? Mga 1M, okay. Pangarap ni sir yan, walang pakilamanan. Travel! Hindi pong ititrip ni buong family mo, kasama yung mga anak pamangkin nila. Sige, punta tayo ng Hong Kong. Okay, lahat ng gusto niya, pili lang kayo. Diba? Masarap ng ganun, diba? Nasa magkano po yung budget doon? Mga 3M, oo. Okay, business po. Capital sa business. Si ma'am, di na tumitingin sa amin. Tatawagin daw siya. Mga nasa 2 million, pwede na rin po ba? Pwede na, okay. Panimulang pangarap, pag dinotal po natin, nasa magkano yung total ng pangarap natin lahat? 13 million. Okay, tanong, kapag nandito ka sa employment, possible kaya makuha yan? Okay, para at least, alam po ng lahat, pwede natin computein. Tama po ba? So let's say, ikaw po nag-work ka, tapos ang galing-galing mo mag-ipon, nakapag-save ka ng 10,000 per month, kaya po ba? Parang labo, no? Sobrang bihira po sa Pilipino na nakaipon ng 10,000 per month. Kasi usually, sahod nila, sakto lang sa mga pambayad ng bills, pambili ng ulam, sa ano lang, pang needs lang. O let's say, ang galing mo mag-ipon, naka 10,000 ka per month. Okay? And then, nag-start ka mangarap at your age. Ilang taon ka na po, sir? 27. Ayan, si ma'am po. 25. Hanap tayo doon. Si sir? 30. Okay. Si sir, yan, si sir. 50, okay. Ayan. Let's say, 27, 25, 30, 50. Sabi mo, gusto mo na kunin yung pangarap mo. Nagseryoso ka na. Nag-ipon ka na 10,000 per month to your income sa work mo. So, kita times natin siya ng 12 months. Within 1 year, meron kang, magkano po? 120,000 sa loob ng isang taon. At tanong po, yung edad nyo po ba nadagdagan or nabawasan? Meron po ba dito pabata? Wala lang kayo, tumatanda eh, di ba? So, eto, kung 27, after 1 year, ilang taon na to? 28, eto, 26, eto, 31, eto naman, 51. Okay, since hindi mo pa nakuha yung pangarap mo, ayaw mo huminto kasi ang mindset mo,
kung pinanganak ka mahirap, hindi mo kasalanan yun. Tama po ba? Pero pag namatay ka mahirap, kasalanan mo na yun. Kasi dami opportunity eh. Wala kang ginagrab. Tama po ba? Same with your dreams. Kung pinanganak ka, di mo na po yung pangarap mo, ayaw mo matay na, hindi mo po yung pangarap mo. Tama po ba? Kasi minsan ka lang mabubuhay eh. Meron po ba dito paulit-ulit na nabubuhay? Wala, isang beses ka lang mabubuhay. Bakit hindi mo nalang itodo? Tama, lahat ng best mo. So ngayon, ginawa mo, hindi ka huminto. Another 10 years, so 120 times 10 years mo yan, meron ka ng 1.2 million. Tanong, kuha na po ba yung pangarap? Hindi pa, pero edad, nadagdagan na buwasan. Yung 28, magiging? Yung dating 26, magiging? Yung dating 31, magiging? And yung 51, magiging 61. Kaya pa mag-work? Kaya pa, ito, babata pa niya, no? Diba? Tama po ba? O, another 10 years, 2.4 million. Kuha na yung pangarap? Hindi pa. Pero ito ilang taon na? 46, ito 46, ito 51, ito 71. Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Another 10 years, 2.4 plus 1.2, ilan po yun? 3.6 million. Kuha na ba yung pangarap mo? May kalahati na po ba? Wala pa, pero edad mo na dagdagan. 56, ito 56, ito. Ito, ano na to? Tama. Ito, 61. Ito. 81. Grabe to. Ibang klase to. Another 10 years ulit. Ayaw mong mamatay. Hindi mo na kayo pangarap mo. So, another 10 years. So, 4.8 million. Tama po ba? Kuha niyong pangarap? Hindi pa. Pero ito, ilang taon na? 66. Ito. 66. Ito, 71. Ito, kinuha na. Tama po ba? Totoo po ba? Diba? O, nakakatawa po yan. Pero totoo po yan. Marami na kinukuha. Bago yung, diba, tagal mo mo kayo pangarap mo. Kinuha ka na. Tama po ba? So, the sad reality po, kahit po dalawang tatlong best tayo mabuhay, mahirap po kunin yung pangarap natin kapag nandito po tayo sa side na to. Bakit po? Kasi ang napapractice daw po kapag nandito ka sa side na to, yung tinatawag nating singleness. Familiar po ba sa singleness? Hindi, walang boyfriend, walang girlfriend, ha? Okay, ibig sabihin na yung ikaw lang ng ikaw yung magtatrabaho para kumita ka. Tama po ba? If you stop working, you stop earning, let's say, tinatamad ka, pwede mo ipasa sa ka-workmate mo, ka-office mate mo, ikaw muna mag-tender, ikaw muna mag-trabaho para may sahod ako. Pwede po ba yun? Hindi. So, single na siya. Same with this self-employed. Yung self-employed, wala silang boss. Ang boss nila, sarili nila, pero no work, no pay sila. Sample, artista. Diba? Kapag may shooting, may kita. Pag walang shooting, walang kita. Attorney, kapag may kaso, may kita. Pag walang kaso, walang kita. Doktor, sobrang galing mag-opera, laki ng income, pero pag di nakapag-opera, may kita pa po ba? Wala na. So, no work, no pay. Ngayon, kapag nandito ka sa side na to, hindi masama na nandyan ka. Pero sabi ni Robert Kiyosaki, habang bata, habang kaya mo pa, tumalun ka sa kabilang side. Kung may poor side, meron pong rich side. Tanong, sino po dito gustong umaman? Taas ang kamay. Grabe yung iba, ayaw umaman. Diba? Sabi nila kasi, money is evil. Di po totoo yun. The love of money is the root of all evil, yung pagmamahal mo sa pera. Kasi yung pera naman po, hindi naman po yung nagsasalita. Diba? Nasa tao yun. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw, business, etong B, stands for business. Kapag nasa business ka, ikaw yung boss. So, meron kang tinatawag nating time freedom at the same time, financial freedom. Financial freedom kasi hindi ka fixed income. Depende sa effort mo. The same time, time freedom kasi hawak mo yung oras mo. Yun yung maganda kapag nasa business ka. Pero, gusto nyo bang malaman yung sikreto ng pinakamayamang tao dito sa Pilipinas? Sino yung pinakamayamang tao dito sa Pilipinas? Si Henry C. May-ari po ng SM. So, si Henry C, ang sikreto niya po kung bakit siya naging billionaire o pinakamayamang tao sa Pilipinas kasi in-apply niya daw po yung tinatawag na law of leverage. Familiar po ba yung salitang leverage? From the root word lever, ano po ibig sabihin? Atay. Hindi po yung atay, liver po yun. Okay. Lever is lahat daw po ng bagay na nagpapagaan ng buhay natin. Familiar po sa elevator? Di ba, imbis na umakyat ka ng stairs, pawis na pawis ka, sakay ka ng elevator, napagaan yung buhay mo? Ganun po kapag nasa business ka. Ngayon, sa law of leverage, doon na ma-master yung duplication na tinatawag natin. Sample po si Henry C. Let's say, meron siyang 3,000 employees sa SM. Tama po ba? 3,000 employees sa SM. Ngayon, yung 3,000 employees na yan, bawat isa dyan nagbigay lang 8 hours a day. Tama po ba? So, 3,000 times 8, ilan po yung total yan? 24,000 hours. Lahat po ng 24,000 hours na yan, pasok kay Henry C. Again, ilang oras ang meron ng 1,000 na isang araw? 24. Pero bakit siya naging 24,000? Anong in-apply niya? Law of leverage or duplication. Tama po ba? Kung kaya ng iba,
pagawa mo sa kanila. Tama po ba? Seriously, nakita niyo po ba nagbukas ang pinto sa SM? Hello ma'am, hello sir, check live bugs niyo. Ano pong size ma'am? Tanong, nakita niyo po bang ganun sa Henry C? Nakita niyo na po ba sa SM sa Henry C? Hindi, pero sino kumikita na malaki sa SM? Sa Henry C kasi ginamit niya yung duplication. Tingnan mo ito, ah, yung 24,000 hours na yun, bawat isa dyan, makapagbenta lang ng 50 pesos na papel at ballpen. Magkano yung total po niyan? 1.2 million. Yan po yung income niya. Per hour. O per day. Pwede na po ba? Eh, ilan ang SM niya? Di ba ngayon magbubukas pa? Tanong, sino gusto ma-apply yung law of leverage? Yung maduplicate yung oras mo, maduplicate yung time mo. Tama? Ngayon, hindi mo kailangan mag-NRC para ma-apply mo yan. Sa simple lang na ganito, may dalawang magtataho daw, si A tsaka si B. Ano meron? Magtataho. Pamilyar po sa magtataho? Nakakita na po, no? Oo. Yung magtataho A, masipag at matyaga. Si magtataho B, tamad. Tanong po, sino ang asenso sa dalawa? Si A or si B? Si A. Kasi ang mindset ng mga Pinoy, money billiard. Basta masipag, matyaga, aasenso. Hindi na po uso yun. Marami po ako tayong kanilala, sobrang sipag. Magtrabaho, sobrang tiyaga, pumasok, umasenso po ba? Hindi. May kulang daw. Para umasenso ka, kailangan meron ng STND. STD. Hindi po yung sakit, ha? Okay. Sipag, tiyaga, at diskarte. Ngayon, tanongin natin, P, bakit ka tamad? Ang ginawa pala niya, nag-hire na lang siya na limang magtataho para sa kanya. Sakitin kasi daw siya. So, anong nangyari po? Yung tao po ba normal na nagkakasakit? Yes. Sige, pag nagkasakit, may income? Wala. Si D, pag nagkasakit, may income? Yeah. Meron. O, halimbawa, nahawa yung tatlo, nagkasakit, eh, may kita pa rin si D? Yeah. O, nahawa ulit yung dalawa, may kita pa rin si D? Meron pa din, bakit? Gagaling yung tatlo. Tama po ba? Pag normal pong magkasakit, normal din gumagaling. Tama po ba? So, ano pong point? Kapag nasa business ka, naduduplicate mo yung time mo, naduduplicate mo yung sarili mo, yung income, ganun din. That's why kapag nasa business ka, nasa nadadapply mo yung law of leverage, yung income po lumalaki. At yung income mo, pag sobra-sobra na, wala ka ng paglagyan, pwede ka na magtumalon sa pagiging investor. Ito po yung pinakamasarap sa lahat kasi wala ka na pong iisipin. Pera na lang ang kailangan mo. Invest mo sa halimbawa sa banko. Let's say, meron kang 50 million sa bank. Pag nilagay mo sa banko yan per year, pinakamataas ang pwede nilang ibigay is 1%. So kahit wala kang ginagawa, bibigyan ka nila ng 500,000 sa pera mo per year. Diba? Eh yung 500,000 para mag-work ka, 120,000 lang yun. So 5 years pa, tama? Samantalang dito, pinatutubo niya na yung pera niya. Tawag dyan, money works for you. Pero in order na maging investor ka, kailangan maging negosyante ka muna kasi wala kang pang i-invest. Kailangan dito malaking capital. Tama po ba? Ngayon, between po sa apat na pag-usapan natin, alin dyan yung pinaka nagustuhan nyo? Yung business. Tama po ba? Kasi wala pa naman tayong ganito. Tama po ba? So, ngayon, okay lang ba pag-usapan natin negosyo? Paano tayo maduduplicate, mali-leverage? Okay lang? Parang mahina na po, no? Excited po ba yung mama? Taas ang kamay. Okay, ayan. So, ngayon, start na po tayo. Pakibasa po yung, ano, yung pangalan ng company. IAM Worldwide. Okay, IAM Worldwide Corporation, kailan po tayo nagsimula? September 2016. So, yung company po na pinasukan nyo is into pioneering stage. Okay? Nag-grand launching po yung company po natin March 18, 2017. So, ilang months pa lang po tayo officially launch? Mga magta 2 months or 3 months pa lang. So, yung anniversary ng IAM Worldwide nasa March 18, 2018 yan. So, good news. Para sabi good news. Kasama ka po sa paglaki ng kumpanya. Okay? Nasa pioneering stage po tayo. Ibig sabihin, pag sumabay ka at lumaki yung kumpanya, isa ka po sa kumikita ng malaki sa kumpanya na to. Tama po ba? Naniniwala kayo lahat ng mga naging super millionaires sa mga kumpanyang pinasukan nila. Sila yung mga nagtiwala 1 to 2 years pa lang nung nag-start yung company. Yes. So, ang maganda dito, nasa pioneering stage tayo. Ano po yung nakalagay sa baba? Dual business. So, ibig sabihin, yung capital mo dito, isa lang, pero dalawang negosyo yung makukuha mo. Meron tayong tinatawag na traditional business. Traditional business, yun yung food car franchising natin. And then, we have what we call non-traditional business, yun naman yung referral marketing natin. Okay? So, since ang company natin hindi na gumagamit ng artista, TV station, commercial, para i-advertise yung food car, yung product, so yung budget for that, napupunta na lang saan? Sa mga distributors, katulad po natin. Okay? So ngayon, pakilala ko sa inyo, ito yung owner ng company natin, si Mr. Allen Marvin Eder, at si Ms. Aika Lurikoy naman ang ating vice president. Sila po, ang combined experience nila sa ganitong business is 20 years na. So mga sobrang
self-made millionaires, Filipino owners, ang nagustuhan ko po sa tao na to, God-fearing po sila. Okay? At the same time, very generous po. So, madalas yung po sila makikita dito sa opisina kasi very active po sila. Okay? Hands-on po sila sa business. In terms of our legalities, SEC registered po yung company natin. Also, BIR registered. May kita nyo sa baba lahat ng mga permits natin kompleto. So, lahat dito kaya road boy tumatakbo legal. Okay, wala namang pong illegal na kumpanya, maglalagay pa ng billboard o parang maliit na signage dyan, di ba? Okay, kung illegal sila. Even sa mga taxes, million ang tax na napabayad ng IM Worldwide per month. Okay, that's why, kahit bago pa lang yung company natin, naka-receive na tayo ng awards. Ito yung mga awards po na na-receive natin. Philippine Top Choice Award, most top choice for best new fastest growing business opportunity company. Pinapalakpakan po yan. Last 2 months ng ANCE, yun po yung international. Ano po yun? Asian Networking Convention Expo. Hindi po nababayaran yun. Okay? Mismo mga taga-ibang bansa po talaga yung nanili. Na-awardan po tayo as the most fast event. Anong award natin? Yun, okay? So sa INCE, so dalawang awards na po yung na-receive ng company po natin in a short period of time. Also, isa pa sa mga achievements ng company, nakapagbukas po tayo ng tinatawag natin na business center. Ano po yung business center? Okay, yung business center po, nangyari. Okay, medyo nininervyos po yung ano natin, no? Pakitawag po si ano, technical, live po kasi tayo. Ayun po yung camera. Kaway kayo sa mga kamag-anak nyo. Okay, medyo ano po, nung paki-next na lang po. Yun, si Kuya, ano. Paki-pindot na lang po, paki-enter. Ito. Okay. Ayan. Okay, so ayan. Palakpakan naman natin si partner. Ayan. Pakibalik muna. Pakibalik muna sa sarili ng slide. Meron tayong tinatawag na dalawang klase ng opisina. Meron tayong business center office, yung replica ng opisina nakikita nyo ngayon. There's a seminar room, may cashier, pwede mag-press ng PIN, nag-i-issue ng cheque, everything. Yun yung business center. Ngayon, ang business center natin, local, nasa 6 branches na. So, meron tayo sa Isabela, Santiago, Lipa, Batangas, meron tayo sa Cavite. Meron din po tayo sa Dumaguete, soon to open. Meron na rin po tayo dito sa Maynaga, soon to open, and Cebu, Davao, okay? And then meron tayong International Business Center, which is sa Kuwait naman po, sa mismong city, okay? So yun yung tinatawag nating IM Business Center. Also, kagandahan dito, meron tayong tinatawag na Stockies naman. Ano yung Stockies? Sila po yung nagsusupply ng mga frozen goods sa mga nag-franchise sa area. So far, nasa 32 branches na po yung Stockies natin nationwide. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya pag ikaw, minarket mo yung food care franchising ng company, hindi ka na mahirapan kasi may magsusupply na ng product sa mga clients or prospect mo. Okay, ngayon, pasok muna tayo sa franchise side. Sino bang partner natin dito? Ang partner natin dito, si KJA Global. Si KJA Global, if you don't mind, 10 years na siya sa food industry. Isa po siya sa mga malaking franchise food manufacturing company dito sa Pilipinas. Ang factory niya po ay GMP certified. Ito po yun. Ang maganda dito sa factory po natin, machine po yung gumagawa ng produkto. Ang machine po umabot na nasa up to 8 million. Okay, yung mga machine po natin ng paggawa ng mga products. Kaya yung pag-supply ng products po natin, ayan. Siguro na ano, no? Walang signal pa to. Full charge naman siya. Kinakapit ata sa wifi. Sige pa, next na lang po. Okay. Ayan po, ano, nakita nyo, no, member tayo ng Philippine Franchise Association or PFA. Sila po yung largest organization ng franchising sa Pilipinas. Ang member po ng Potato Corner, Jollibee, 7-Eleven, McDo. Pag tinanong kayo ng franchise sa kanila, 20 million, 800,000, mga ganyan. So dito sa atin, for as low as 112,000 or 67,200, pwede ka na magkaroon ng all-in negosyo mo na package. Okay, so ayan po yung mga paggawaan ng products po natin. Ayan, sige. So, iba-ibang klase po ng mga machines na gumagawa. So, yung dito, yung GMP certified po tayo, good manufacturing practice. And then, yung consistency ng lasa, no sizes, hindi po nag-iba-iba. Ang gandaan po dito sa atin, and next po natin, ito po yung mga food cart franchise po natin. We have 3 concepts na pwedeng pagpilian. Meron tayong Mang Siomai. Familiar po sa Siomai? Nakakain na po, no? Yung Siomai po natin, hindi lang 4, kundi
5. So, per serving na siomay natin, 5 pieces for as low as 28 pesos. Okay. Tapos, ang kagandahan po sa siomay po natin, kahit hindi siya more on sa wrapper, kahit hindi siya lagyan maraming sauce, masarap po siya. Sino na nakatikim? Masarap po ba? Masarap na masarap? Masarap na masarap. Yun po yung hahabulin. Kaya ka naman nagpa-franchise kasi para yung produkto mo madali pong kunin. Kasi pwede naman ikaw yung gumawa pero hassle po yun. Tama po ba? Unlike sa atin, if frozen siya, papadala sa i-order mo lang, i-steam mo lang, may income ka na. Okay. Agandahan dito, pwede ka na rin mag-sell ng siopaw. 5 flavors po ng siomay tayo. May pork and shrimp, Japanese chicken, beef. Ayan. Tapos, ang franchise po natin, all-in na. Okay? All-in na. May equipment na siya, may uniform, may... Ito, kasama na yung booth na yan. Kapag high-end yung kinuha mo, may apat na nagulong, may signage na, may ilaw na, may... Meron ng... Opo, nakamagsak po yung gulong yan. Oo. At tapos, apat na gulong po yan. May wifi na din. Oo, oh, saan ka ba? Okay, may cabinets na. So, all-in na. May products na kasama, may franchise seminar and pro training kasama na po yan. All-in, ready to operate. Ano lang kailangan mo? Location and magbabantay. Since ang business mo is food cart, napakadali po kahit saan pwede ilagay. Tama po ba? Pwede sa school, sa mga terminal ng bus, sa mga church, sa mga bahay, mga opisina. Pwede po sa tapat ng bahay, wag lang sa loob. Okay? Okay, so anywhere you can put that food cart. Next concept po natin is si Dumpling King. So si Dumpling King naman, familiar kayo sa Pautsin? Ayan, so parang ganun po siya. Meron tayong fried gyoza dito, may lumpia Shanghai katulad sa Jollibee, shark spin na kay wonton, then may siopaw din na pwede misell. Same from that, we have Dim Sum Republic Hong Kong Fried Noodles. Sino po nakakain ng fried noodles? Ayan, so sobra pong sarap ng fried noodles po natin. Napakalaki din po ng profit dyan. Okay, so kung gusto nyo po ng details with regard to sa food cart natin, you can ask the person na nag-invite po sa inyo. Okay, so dito, kagandahan dito, kahit isa lang yung franchise mo, you can order other products na meron yung ibang concept. Pero, member's price, kasi hindi naman yun yung franchise mo. So, sample, Dumpling King ka, franchise price mo makukuha yan. Pagka, kung gusto mo bumili ng siomay, member's price, magkano difference? Ang isang pack po ng siomay natin, 60 pesos 180. So, makukuha mo siya ng 214 as member's price. So, may konting difference, pero pag still, binenta mo sa market, ikita ka pa din. Okay? So, kagandahan dito, no royalty fee. Familiar po sa royalty fee? Yun yung mandatory monthly na 10%, 5% ng franchise income mo, is ibabalik po sa franchisor. So, sa atin dito, 100% nakikita yung food cart, sa'yo na makupunta as long as kay company ka kumukuha ng supply. Pangalawa, wala tayong quota, so walang pressure sa pag-order ng products. No minimum, no maximum. Pangatlo, no hidden charges. Hindi namin kayo kailangan bigita, hindi mo kailangan dito ng cash advance, startup, something, mga ganyan, wala tayong ganon. Dito, kung anong ilabas mo, yun na yan. At the same time, after 2 years na mag-renew ka ng contract, walang bayad. Okay, kasi iba, pag nag-renew ng contract, may bayad po yun. So, kagandahan dito, one-time investment lang siya, lifetime franchise na po siya. Okay, so ito yung mga existing franchisee po natin, nationwide, we have in Bacolod, na nagka 30,000 net income per month, ibig sabihin ng net, bawas na rin yung overhead expenses, yung bayad sa tao, renta. Pwede na po ba yung additional income, 30,000? O, di naman ikaw yung nagbabantay, hanap ka naman ng crew mo eh. Tama po ba? So, katulad ni Henry, si parang ka na rin na-duplicate. Diba? Ganun sa pag-business ka, na-duplicate ka. Huwag ikaw yung magbabantay. Kasi pag ikaw nagbantay, self-employed ka nun. Tama po ba? Okay. Tapos meron tayo sa Taguig na nag-5 to 7,000. Nakita nyo may mga ibang products kasi pwedeng mag-add-ons. Okay, hindi tayo maimpit na kailangan kung ano yung produkto natin, yun na ibebenta mo. So, gusto mo maglagay ng mga soft drinks, gusto mong bottled water, outsource ka na lang sa labas and then isend mo dun sa pwesto mo. Okay. And then, meron kaming operations manager na nag-franchise, nilagay niya sa bus terminal ng Genesis sa may Pasay. May kita niyo yun doon pag pumunta kayo. Ang earnings niya 8 to 9,000 a day. So, nagpo 270,000 siya per month. Pwede na po ba yun? So, ang maganda dito, nakapag-net siya ng 100,000, ang sahod niya as a manager is 100,000, nag-resign po siya mag-resign. Kasi, pwede kang kumita ng malaki, pero yung time, yun yung hindi mo mabibili. Tama po ba? So, nagkaroon siya ng time sa family niya, sa anak niya, the same time, nakapag-network din yan siya. Okay, so, marami po tayong mga franchisee na pong existing, na pwede niyong tanongan, meron kami dyan sa SM North, marami na kayong pwede tingnan ng mga existing franchise. Okay. Aside from being a franchisee or aside from being a member, may discount ka na din dun sa mga health and wellness products ng company natin. Bakit tayo yung mga health and wellness products? Ayun. Kailangan po. Ayan. Okay. Bakit tayo yung mga health and wellness products? Because the company believes that health is wealth. Totoo po ba o totoong-totoo?
You can have the money in the world, pero yung health mo, hindi mo kayang bilhin yan. Kailangan mong alagaan yan. Tama po ba? Sabi dito, so many people spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. That's the sad reality. Ang dahil ng inipon mo, pero napabayaan may kalusugan mo, ano nangyari? Nagkasakit ka, napunta lang saan? So, hospital. Tama po ba? And according po sa WHO, familiar po sa WHO? World Health Organization, na 80% daw ng nakakasakit na tao sa mundo is cause of lack of nutrients. Okay, yung nutrients po, yun yung kailangan ng katawan po natin para at least mabuhay tayo ng healthy. And in order magkaroon ka ng nutrients, you need to take 7 fruits a day, iba-ibang klase, tapos gulay. Kaya pa po ba kumain sa panahon ngayon? Hindi na. Kung ano nalang kinakain natin, mga preservatives, mga instant, tama po ba? So yung health po natin, kaya po na-push sa market yung tinatawag natin food supplement. Tama po ba? May kita kayo sa mga supermarket, sikat na sikat na yung mga palaya, mga ganyan, kasi kailangan po ng katawan po natin. Ang kagandahan dito, yung product na ino-offer natin, hindi mo na kailangan ng iba't ibang klase ng mga food supplement kasi lahat po ng ORAC value o yung tinatawag natin nutrients na meron ng iba't ibang mga prutas or gulay, nandito na po sa product natin, which is yung barley po ni Miss Maritoni Fernandez. Ayan, familiar po ba kayo kay Miss Maritoni Fernandez? Ayan, sikat po siya na actress noon, ang dami niya mga palabas, pero just so happen na nag-stop siya because nagkaroon siya ng tinatawag natin breast cancer. Okay, so yung breast cancer po niya is stage 2A na po noon that time. And according sa doctor niya, 5 years na lang tatagal ng life niya. Kung ikaw si Maritoni, 5 years na lang tatagal ng buhay mo, anong gagawin mo? Magpapagaling ka, tama ba? Magpapagamot ka. Lalo na kung may anak ka, tama po ba? So sabi niya, naku, hindi pwede yan kasi may anak ako. Ang ginawa ng doktor, sabi niya, sige, mag-undergo ka ng chemotherapy. Pero ang nire-require sa kanya na chemotherapy is 10 session. Alam niyo po ba yung chemotherapy? It's like a radiation na iraradin po yung buong katawan mo at papatayin lahat ng mga cancer cells, including the good cells. Tama, kaya iilan lang din yung mga nakasurvive. So ang ginawa niya, nung nalaman niya yon, nag-research siya agad kung anong food supplement, organic product ang pwede niya i-take. So maraming lumabas, pero number one na feed po na pwede niya i-take na hindi makaka-harm sa kanya is yung barley na organic. So yung tinake niya, good news, from 10 sessions, naging 3 sessions na lang siya. Okay, so ito yung naging journey niya. Ito po, according sa research ni Dr. Hoshihi de Aguilera, is a medical doctor po sa Japan, sabi niya, my research has shown that the green leaves of the embryonic barley plant contains the most prolific balanced supply of nutrients that exists on earth in a single source. So lahat ng pinagsama-samang vitamins, 17 types of minerals na siya, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, so 68 micronutrients siya. Diba? Mawalan ka ng micronutrients deficiency. Okay? So, ang kagandahan dito, yun po yung tinake niya. Ito po yung nangyari sa journey niya nun. So, ito yung nangyari sa kanya nun. Natanggalan siya ng left breast. Tapos, nag-stop mag-function din yung ovary niya. Kasi after ng chemo, ito yung mga kasama niya hindi na nakasurvive. Isa lang siya sa mga nakasurvive nun. And then, sabi ng doktor, yun nga, maliit na yung chance na magkaanak siya ulit. Ayan. Ayan, so ayun po yung nangyari sa kanya. Pero nagulat yung doctor niya kasi after 3 years lang, ilang taon lang po? 3 lang. Bumalik sa normal yung ovary niya, nagkaroon siya ng sarili ng biological anak niya, si Liam, at very healthy. And si Maritoni Fernandez po, cancer-free na for more than 15 years. Tama? So nung nalaman po, yan, tinutuloy po yan. So hirap kayo po, diba? So, nung nalaman po ng Pilipinas na ganun po yung nangyari sa kanya, sumikat po ang barley because of her. So, na-introduce sa Mercury Drugstore, sa Watson's, and then sa iba't ibang mga companies nagsarihan na. Pero maganda dito, yung barley po natin is from Australia. So, doon po galing yung ating mga products. And alam naman po natin, kapag ikaw, yung produkto mo from Australia, mataas ang standard niyan. Member po tayo ng Australian Certified Organic po tayo. Okay? So, ito yung mga products na meron si IAM Worldwide. Meron tayong Pure Barley. Ito po yung katulad na nasa Mercury Drugstore and Watson. May tatak lang, may tsura lang po yung packaging ng mukha ni Miss Maritoni. Pero parang walang po yun. Ang difference lang, dito sa atin, mas mura siya. Sa Mercury Drugstore, nasa magkano po yun? Mga 1-2, tama po ba? 1-3. Pero dito, makukuha nyo lang po ng 450 pesos per box as a member. Pinapalakpakan po yan. So, mura mo na siya makukuha. And then, ang selling price niya, 900 pesos lang. So, ibig sabihin, may income ka pa. At yung mga taong bumibili doon, makukuha mo pa siya. So, yun po. Then, meron din tayong capsule.
Okay, yun po, meron din doon, pero doon 20 pesos per capsule, dito 10 pesos lang. Okay, same lang din po ng quality. Lahat po ng products natin may papers po yan. Importante na ino-offer mo, FDA approved, halal approved, may certificate of product registration. That's why nakakarating din sa iba't ibang bansa. Okay, may mga orders din doon. Ngayon, eto naman po, dito mo lang mabibili to sa Ion Worldwide. Ito yung Choco Barley naman natin para sa mga bata naman. O pwede na rin sa isip bata. Okay, yung mga ayaw ng lasa ng barley. Ito, chocolate drink siya with barley inside. So at least pati yung mga babies, healthy din sila. And then, we have a lot of testimonies ng ating product. Isa na po doon si Mr. Nell na call center agent. So it just so happened, nung nagkaroon siya ng pneumonia, sabi parang gumaling ka na pero parang may sakit ka pa din. So why not i-try mo? So nagkaroon siya ng HIV, positive siya sa HIV, so nalungkot siya. Yung normal na blood something yun, yung mga ganun, 90 cells na lang umabot sa kanya. Pag nag-zero yun, patay na siya. So pag nakita niya yung picture niya na sobrang payat niya nun, sobrang parang buto na lang siya. So may isang nagbigay ng product na member po namin, binigyan siya ng product. Sabi niya i-try mo, so pinatry sa kanya yung barley. Good news, in just 2 months, 3 months, from the 90 cells, umabot po na 220. And then right now, sabi ng doktor sa kanya, patay na yung HIV. I mean, tulog na yung HIV sa katawan mo, so you can live normal na. Okay, so grabe po yan. Sobrang daming testimony na ng product natin. Yung iba naman, irregular yung bowel movement, nagiging regular. Kasi masama po yun kapag hindi regular bowel movement mo, possible ka magkasakit. Tama po ba? Hindi kasi yan kayamanan na kailangan mong i-imbak eh. Tama po ba? Okay, so kailangan mo yan i-release. So marami pong health benefits na pwede nyo makita internet, online, about the product. It's a miracle product po talaga. And then aside from that, meron din tayo dito. Ayan, meron din tayo ditong coffee. Ayan, coffee with tongkat ali. So, eto naman, alam na alam nyo naman siguro yung benefit ng tongkat ali, di ba? Pampatalino. Okay, pampatalino. Yung coffee with tongkat ali natin is stevia yung ginamit sa kanyang sweetener. So, with nutrients po yan. Para sa mga diabetic, pwede po yan. Also, sa mga gusto magpapute, meron tayong coffee with glutathione. So, hindi mo na kailangan magpa-inject. Andun na po yung glutathione inside that coffee, di ba? Nininervous ka na, pumuputi ka pa. Okay. Aside from that, sino dito gusto magpa-sexy? Ayan, sobrang dami. Actually, eto po lagi na out of stock dito. Pagbagsak po dyan, 500 to 1,000 bucks agad yun na uubos daily. Sa Manila branch pa lang po natin. Wala pa po yung Cavite, Batangas. Sobrang lakas po ng order. Kasi pangalawa daw po sa coffee na pinakamabenta sa mundo is yung pampapayat slimming. Kasi sobrang sa panahon natin ngayon, sobrang wala lang time mag-exercise. Tama po ba? Minsan yan, nasayang na enrollment mo sa gym, di ka naman nakapunta. Ang maganda dito, nauso na po ngayon yung Garcinia Cambogia. Research nyo po yan sa Google, ang gumamit po yan, Oprah Winfrey, sila Dr. Oz, yung celebrity doctor, pinopromote nila yan. Bakit? Kasi yung Garcinia Cambogia, siya lang yung katangi-tanging fruit na napakaraming HCA. Ano yung HCA? Hydrocitric acid. That's a natural fat burner. Pag ininom mo, di ba pag kumakain ka, ano nangyayari sa kanakain mo? Nagiging fats, cholesterol. So eto, para ma-burn yan, you need to exercise. Pero dito, kahit di ka mag-exercise, i-take mo lang siya, yung product na mismo yung nag-burn ng fats na kinain mo. Tama? Ang maganda dito, yung effect niya, hindi kayo parang magtatae, or di ba, o kaya ma-stress ka kasi nagugutom ka. It suppresses your appetite, yes. Pero it boosts also the serotonin level, which is the happy hormone dun sa mind natin. Kaya pag may kaibigan ka laging stress, painumin mo niyan, happy na siya. Bakit? Ang sarap ng product po natin. Sino na nakapag-try? Ang sarap, di ba? Grape juice po yung lasa niya. Para ka uminom ng Cool Eat. Ang sarap. Okay. So, sobrang dami na rin testimony. In fact, ang company natin nagpapamigay ng 50,000 every quarter sa lahat ng pinakamaraming na-lose na weight. Okay, so sobrang daming sumasali niyan. Meron tayong yung mga interviews every time na may every quarter na bibigay si company ng 50,000. So season 2 na po natin ngayon. Malalaman natin sa October kung sino yung mananalo ng 50,000 based sa percentage. Okay. Ay, dami nasasali niyan. Okay? Sige mo, pumayat ka na, 'di ba? Kumita ka pa. Aside from that, meron din tayo dito Scalar Energy Pendant. Familiar kayo sa water pollution? Nakikita ba 'yon? Nakikita, visible, di ba? Yung air pollution, visible din po ba? Visible din, pag nakita mo madilim yung usok, di ba? Pag nasa depolo ka, nakita mo ay air pollution yan. Pero electromagnetic pollution, nakikita niyo po ba? Hindi. Saan ako electromagnetic pollution? Sa mga gadgets, tama? Familiar kayo sa x-ray? Di ba bawal kayo mag-stay masyado sa x-ray kasi harmful yung radiation yun. Pwedeng i-damage ng cells mo. Hindi lang naman sa crystal kuha yun eh. Di ba may cellphone ka?
Lagi mong gamit, di ba? Minsan pag natulog ka, nalagay mo pa sa ulunan mo, napakalakas po ng radiation nun. Yung TV, yung computer. So eto, ang maganda dito, it deflects the negative radiation. It's a pendant, katulad po nito, na may tatlong kulay. May silver, black, and gold. And dun inside that scalar, it has 50 volcanic minerals. Okay? Na nakapag-deflect ng negative radiation. So hindi mo na kailangan pumunta ng vulkan para kumuha ka ng minerals na meron doon. Kasi ito na siya sa pendant. Okay? So kapag ikaw ay member, makuha mo lang ng 4,000 yan, 50 years na yan. Pero kapag di ka member, 8,000. Okay? So long-term use na rin po yan. So maganda po ba yung products ni IM Worldwide? Yes! Marketable po ba? Yes! Marketable, di ba? Kung may kakilala kang gustong kumain, may kilala po ba kayo kumakain? Oh, iba dito lang kilala. Hindi po tao yun, okay? Kung may kalala kang kumakain, market mo yung food cart natin. Kung may kalala kang gusto maging healthy, tama, kahit sobrang mahal ng products na yun, bibilin niya yan kasi gusto niya maging healthy, galusugan niya. Kung may kalala kang gusto pumayat, gusto may kalala kang nagkakape, ang dami niyo pong market. So, ngayon, ang maganda dito, kapag nag-join po kayo sa company natin, magiging part kayo ng team, big time, okay? Ibig sabihin yan, believing in God's time. Ang nakatuwa po dito, yung mga founders na very God-feeling at the same time, ang tagal na po ng experience nila sa ganitong industry. Okay, so sila yung mga mentors na tutulong sa atin dito sa business, nagkakandak sila ng mga free trainings na makukuha nyo as a member. So, sino ba yung mga nag-join sa IM Worldwide? We have here celebrities, mga artista po, like Ruby Rodriguez, ayan yung iba, hindi ko nakilala eh. Pero iba user, iba naman nag-franchise, ang nag-refer kay Miss Ruby, si Anne, si Hopia ba yan siya? O, sa EB Babes, no? Sa That's My Babe. Ayan, tapos yung That's My Babe, na-refer niya na din. So may sariling business na din po sila. Kasi alam naman natin sa pag-artista, hindi laging sikat, tama po ba? Kaya ako tinigilan ko na yan eh. Okay. And also, we have business owners. Bakit ko siya pinapakilala sa inyo? Kasi at least, kung may kakilala kayong artista, may kalaking negosyante, pwede sila dito kasi may mga negosyante na rin sumasali dito. So, ito, si Michelle and Clark Atanhal, sila yung supplier ng bullring sa mga academy. Okay? Ito naman, supplier ng uniform sa DepEd, may mga restaurant and salon. Ito naman, may-ari ng Petronin Infinity sa Tugigaraw. Mayaman na, pero nag-aayam worldwide pa. In fact, lahat yan, mga nasa top din po yung mga yan. Okay? Si Miss Jeanette lately lang, top 3 earner ng buong kumpanya, tapos nabigyan po ng Mercedes-Benz SLC, yung top down. Diba? Nakatawa po kasi kung sino pa yung mayaman, yung pa yung open-minded sa mga opportunities, kaya lalo sila yung mayaman, eh yung mga mahihirap. Ano po sila? Open-minded, close-minded? Close-minded. Kaya ano mas marami sa Pilipinas? Open-minded o close-minded? Close. Mayaman o mahirap? Mahirap. Diba? O tanong, sino ito gusto maghirap? Wala naman. Kaya ngayon pa lang, buksan mo na yung isip mo, be open mind. Kung nagawa po nila, I believe kaya nyo din gawin. Tama po ba? Aside from celebrities, may mga government officials po tayo dito. Mga nag-work po sa Philippine National Police, meron po tayo sa Philippine Air Force, meron tayo sa may Bureau of Fire, iba-iba po. Kung sila po ay nasa ganyan po, mga official na po yan, nag-join dito, ibig sabihin legit po talaga yung company natin. Okay, aside from those government officials, may mga politicians din, hindi na lang natin naadyan. Also, I have team in province. So let's say, meron kang mga kakilala Baguio, Laguna, or every kung saan man lumalab ng Pilipinas yan, pwede mo silang invite-in. We have branches or team leaders na nag-discuss ng business doon. Pwede nyo ipa-accommodate sa kanila. Ang referrals, pasok pa rin sa inyo. Also, we have office in Kuwait. So, nag-start kami doon sa dalawang nurse na mag-asawa. Eventually, 200 plus na sila doon. Meron na po doon na pa-uwi from Kuwait. Okay, kasi may balik-bayan program po kami na kung kaya naman kitain yung kinikita nila sa abroad dito sa Pilipinas, eh why not mag-full-time na lang sila? So, nasa pamilya na po sa iba. Iba po, nasa Isabela na may sarili ng food cart business doon, kumikita pa sa referral. So, nakakatuwa. Tama po ba? Na yung opportunity pala, wala lang sa ibang bansa, nandito pala sa Pilipinas. Naniniwala kayo doon? Yes. Bakit? Kasi tayo lang naman yung mga Pilipino na hindi na-orient sa kabilang side. Tama po ba? Saan tayo na-orient? Dito sa kabilang side. Naalala ko sinabi sa inyo ng mga magulang mo nung bata ka pa lang? Anak, mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, manganap ka na magandang trabaho, tama po ba? Hindi naman sinabi na magnegosyo ka, pero ang mga Chinese po, ano may na-mindset sa kanila? Anak, mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, makapagtayo ka ng sarili mo? Negosyo. Diba? Itatakwil kita pag nagtrabaho ka, dapat negosyante ka, ikaw tagapagmana ng business, tama? Okay, eking capital, magtayo ka ng negosyo, pumunta ka ng Pilipinas. Kunin mong mga empleyado, mga Pilipino, kasi mga Pilipino, kumpleto sa lahat ng requirements, tama? Masipag, matyaga, lahat na, di ba? Kaya nga tayo, napakarami nating ini-import sa ibang bansa eh. Imbis na product yung pinapadala natin sa ibang bansa,
tao kasi kompleto tayo sa requirements. Bakit hindi natin ibahin ang takbo ng mundo, ang takbo ng Pilipinas? Na kung dati, ang mga Pilipino, empleyado, why not ngayon ang mga Pilipino, negosyante na? Tama po ba? Palapakan nyo naman yan. That's why may IM Worldwide, para po maraming mga Pilipino matutong magnegosyo kahit sa maliit na kapital. Tama? Kasi kung papansin ninyo, pag pumunta ka ng Japan, ano pong nationality ng pinakamayamang tao sa Japan? Japanese, tama po ba? Okay, pag pumunta ka ng Amerika, ano nationality ng pinakamayamang tao doon? Amerika, pumunta ka ng China, nationality ng pinakamayamang tao doon? Pumunta ka ng Taiwan, nationality ng pinakamayamang tao doon? Kahit saan po kayo pumunta, kung ano yung bansa nila, nationality ng pinakamayamang doon, yung bansa nila. Tama? Pero pag tinanong ang Pilipinas, sino pinakamayamang tao sa Pilipinas? Chinese, Henry C, Lu Shutan, Gokongwei. Tama po ba? May mali po ba? Meron. Ang mindset natin, kailangan po mag-abroad kasi ang pera nasa ibang bansa. Anong mindset ng mga nasa paligid ng bansa natin? Pumunta tayo ng Pilipinas. Kasi walang alam pag-negosyo mga Pilipino. Doon tayo mag-invest. Tama o tama? Tama. Di ba? Huwag tayong pumayag habang buhay. Di ba? Empleyado po tayo. Tama po ba? Parang hindi pag-welke. No? So, ayan. Okay, at least na-open po yung mind nyo. Ngayon, aside from that, ayan, ito po yung mga naging milyonaryo sa team. Okay, sa grupo po natin in a short period of time. Sa ganito pong industry, nakapag-produce kami ng 15 millionaires. Isa po ako doon. Sa kumita din po ng next slide po natin. Ayan po ako. Ayan. Magkano po kinita ko 1 year sa ganitong business? 6 million in 1 year. Pwede o pwede-pwede na? Pwede na. Tanong, gusto nyo rin po ba ng 6 million? Yes! O, di ba? O, tingnan nyo. Background ko po. Pakita nyo po yan. Ang background ko po, high school graduate, high school student. Okay, noong September po, nag-top 1 ako ng Grand Lodge Top 2 Earner. So, ibig sabihin, kaya ko, I believe, kaya mo din. Pakita po natin yung next slide. Ito po yung pangalan ko, Marlon Santos, ang birthday ko, July 22, 1995. Okay. So, ilang taon na po ako? 21, turning 22. Sa tanong, kung nagawa ng 21 years old, kaya mo rin? Yes, di ba? Okay, estudyante po ako. Dati po akong nakikitang hodlang sa mga classmate ko. Wala akong pera. So, picture ako ng before, sobrang itim. Nagko-commute. Normal lang po na estudyante. Normal lang na estudyante. Nasa public school, University of Makati. Libre po lahat dyan. Pero, nung na-introduce po sa akin ng network marketing, dito ko po nakita yung opportunity na possible maiba yung takbo ng buhay ko. Kaya nung nakita ko ganitong industry, hindi ko na po pinakawalan. Kinarer ko po siya. Next slide po natin. After ilang months po doing IM Worldwide, ayan, ito po yung mga sample ng mga income po natin. Ayan po yung mga members natin. Next slide po natin. Ito naman yung mga naging car achievers natin. Meron tayo dito, dating RN siya, na nag-nurse, na nag-call center. Kasi di ba, ang nurse sa Pilipinas, maliit ang sahod. Yes. Kaya yung maraming nurse na nag-call center, linya po ba nila yon? Hindi. Pero ginawa nila. So parang IM Worldwide, kung sa tingin mo hindi mo ito linya, linyahin mo lang kasi dito mas malaki pwede mo kitain. Tama po ba? Ayan. So after 4 months doing IM Worldwide, nagkaroon po siya ng sarili niya sa sasakyan, which is the brand new Toyota Fortuner. Also, yung mga ka-office mate niya from ibang companies din sa call center din, full-timers na rin po dito, may mga sasakyan na din. Next slide natin. Ayan, ito naman po, mga iba-ibang background, meron tayo dito, UST Fine Arts Graduate, ito po yung top 1 natin. Fine Arts Graduate, malapit. Malapit sa negosyo. Layo, di ba? Pero nagawa niya yung business. Ayan po yung kotse niya, brand new Mercedes-Benz. Ito naman po, businesswoman. Nung nakita niya itong business, akala niya hindi niya kaya. Pero nakita niya, tingnan niya, nagkaroon siyang Toyota 86. Ito naman po, negosyante rin. May-ari ng mga computer shop before. Pero sinara niya yung computer shop niya kasi minsan lugi lang siya eh. Tama? So, kinara niya ito. Ito yung sasakyan niya. Tapos ito naman po yung sa akin. Ayan. Pwede lang po ba yan? Okay. 4 months doing IM Worldwide, ito naman po yung nakuha ko, brand new Chrysler 300C. Hindi po siya ganun kamahal, 3.5 million lang naman po. Okay, so eto, possible na makuha nyo ito dito sa business. So paano po yan, ang tanong is how, pakita po natin. Okay, so may 4 steps po tayo dito para kumita. We have, ayan, pakibasa po, avail, refer, okay, again, first step po, kailangan mo lang mag-avail ng package kasi wala namang pong negosyo na walang kapital. Do you agree? Yes. Pwede po ka puro laway-laway na lang. Pag laway lang binuna, mababalik sa'yo? Laway. Laway lang din, katili po yun. Okay, kung gusto mong pera bumalik sa'yo, invest ka lang din ang pang-kapital mo. Mamaya, i-discuss ko sa inyo ano yung mga tatlong recommended packages sa pwede nyo pagpilian. Okay, then ang gagawin mo lang is,
pag may negosyo ka na o may produkto na, ang gagawin mo lang, magre-refer ka lang. Again, ano pong gagawin? Mag-re-refer, hindi mo kailangan mag-explain, mag-convince, mangulit. Ang kailangan mo lang, magre-refer ka lang. Sabihin mo lang, oh friend, gusto mo ba ng additional income? Invite kita sa office every day, may seminar tayo dito. Parang ganito lang. At sino mag-explain? Kami. Diba? Ano mas madali? Mag-invite o mag-explain? Ha? Mag-invite? Ganyan lang gagawin nyo. Next time, wala akong hatak lang ako ng hatak. Kahit sino, kung di ba dyan, okay lang. Kung di naman ako magbabayad ng kuryente. Di naman ako magbabayad, di ba? Okay, pa-share mo yung opportunity sa kanila. Kung may kakilala ka naghahanap ng food cart business, dali mo dito, pa-foodies mo, patay mo ng seminar. Tama, ganun lang din. Magre-refer ka lang. Parang ginagawa mo. Pag nanood ka ng sine, anong ginagawa mo? Pinapost sa Facebook, tama, Wonder Woman, sobrang galing, lahat ng segundo, bayad. Di ba mga ganon? Pero tanong, sino kumita? Warner Brothers, di ba yung ano yung producer, mga artista, ikaw binigyan ka ba ng libreng popcorn? Di ba buong barangay sinama mo doon, nilid lahat sila, oh, mga pamangkin mo, di ba? Parang ganun din, pag kumain ka sa restaurant na masarap, anong ginagawa mo? O nire-recommend mo, pumunta kayo doon, masarap doon. Pero tanong, kumita ka ba? Dito, ichichika mo lang siya pagdating ng Friday, kasi every Friday po yung payout natin, che-chengi ka na. Diba? Ayun yun lang. Chika-chika lang pagdating ng Friday, cheke-cheke na. Eh sa labas, sumika ka, walang cheke. Kwento nga ng kwento, wala namang kwenta. O dito, may kwenta na lahat ng chika mo. Kung ikaw ay mahiyain, i-post mo sa Facebook. Sino dito may Facebook? Iba po, Friendster. Walang Facebook, okay, yung kulay blue po yon. Tapos talaga mo ng profile picture. Okay, may training po tayo para gumawa ng Facebook. Ano ginagawa sa Facebook? Browse ng browse, magpo-post, mag-upload ng mga ganito, tama? Kumikita ka doon? Hindi, o ang i-post mo doon, yung Garcinia natin, i-post mo doon yung food cart natin. Pag may nag-inquire, dalhin mo dito, kausapin natin. Pag nag-join, may check ka sa Friday. Ganun lang po siya kadali. Diba? Ang maganda dito, aralin mo yung negosyo para mas mabilis ka kumita and you will earn. Tama po ba? So ngayon, ang gagawin po natin, mamimili ka lang sa tatlong package natin, recommended package. Next po. Meron tayo ditong bronze, gold, and platinum. So bronze pang estudyante, gold pang empleyado, platinum pang mga empleyado na gusto maging negosyante. Pero meron po at take note, estudyante, ito po yung inabi nila, platinum. Kasi syempre, kapag malaki nilabas mo, malaki din yung kikitain mo, tama? Ngayon, ang magandaan po dito, lahat yan VAT inclusive na. Pag nag-member ka ng bronze, automatic may kapalit po yan. Kung magkano nilabas mo, magkano ininvest mo? 11,200. 11,200 din ang worth ng products yung makukuha mo. Tama po ba? So, ibig sabihin yung investment mo, bumalik din sa'yo. Pag nagtayo ka ng negosyo sa labas, ang tagal ng return of investment, tama ba? 3 months, 6 months, bago bumalik yung puhunan. Dito, pag-invest mo, makuha mo agad yung products, it's either ibenta mo or gamitin mo, nakuha mo, ano, consume mo, yung ano mo, yung nilabas mong investment. Tama po ba? Ngayon, aside from that, meron din tayong gold package. Magkano yung gold package natin? 44,800. Okay. So dito, sa 44,800 mo, mamimili ka kung anong package yung kapalit yan, worth 44,800 yung makukuha mong products. Okay. Ang maganda dito, kasama na dyan yung online business tracking account mo, meron tayong sariling website, meron ka sariling username, login, and password, wherein you can monitor 24/7 kung magkano yung kinikita mo o ilan na yung mga tao pumapasok under your team. Magandahan dito, may kasama ng training yan, online and offline. Libre po, dun ka po tuturuan kung paano ka magiging negosyante. Kung para ka lang nag-enroll sa school, di ba sa school may mga course din? Tama, di ba? May course po ba? O isa lang ang course sa labas? Di ba? May mga course. At dito po, may course ka din. Ang course po natin dito, BSHM. Familiar po? Ano yan? Bachelor of Science. Hospitality Management. Hotel. Ano po yan? Bachelor of Science on how to become a millionaire. Wala bang palakpakan dyan? Dito, tuturuan natin kayo kung paano mag-isip, paano gumalaw, o paano magtrabaho ang mga milyonaryo. Libre lang po, a-attendant mo lang. Imbis na nanonood ka ng teleserye, attend ka na lang ng ganyan. Later po, meron po tayong training after ng IBP po natin. Ganun po maganda yung ipoprovide natin dyan. At the same time, you have lifetime discount sa products natin up to 50%, including sa mga frozen goods products natin. Ang maganda dito, meron ka na ding chance na makait ng mga libreng kotse, travel, yun yung sa incentive program natin. Okay, ngayon,
Next slide natin, yung platinum package, yung karamihan na kinukuha ng mga ibang members, 112,000, mamimili ka kung platinum package or platinum franchise. Okay, yung iba na hindi pa ready magnegosyo, pwede ka muna mag-package. Kasi hindi naman porket may 112 ka, pwede ka na mag-start ng food cart business mo. Siyempre, dapat meron ka ding another budget dyan para sa pag-operate. Tama po ba? Hindi naman pwede kung ano yung franchise mo, yun lang. Tama po ba? So ngayon, kung hindi ka pa ready, pwede ka muna mag-products. And then, ang maganda dito, kapag ikaw may products ka na, half doon, gamitin mo. Hindi mo nang makaiinom lahat yun eh. No, sabay-sabay inumin mo lahat. Hindi. Ang kalahati, ibenta mo, post mo sa Facebook, napakadaling ibenta. Ikaw naman may mamili kung ano yung inclusions. Kung ano yung kapalit, pwedeng pure garcinia, pwedeng assorted. Ngayon, yung kalahati na benta mo, tsaka ka nalang bumili ng collapsible cart as a platinum member, yung 67,200 natin collapsible food cart, mabibili mo nalang na magkano? 28,000. At yung 112,000 natin as a member po, mabibili mo nalang na magkano? 48,000, parang more than 50% discount po siya. Okay? Pero kung gusto mo dumiretso, platinum franchise, hindi makukuha mo, pero within 2 months ang releasing na card. So parang tulog pa yung pera mo. So kung gusto mo na bawi agad yung pera mo, you go with platinum package. And then, later on, pwede ka na mag-food cart if you want. Okay? So mamimili ka dyan. Ngayon, ito, next slide po natin yung member's price. Halimbawa po, member ka po ng bronze. Ayan, member ka ng bronze, 11,200, gusto mo mag-food cart in the future, 48,800 na lang yung dati, yung 67,200, kaya yung in-invest mo, parang standby down payment din, hindi yun mawawala. Anytime na gusto mo mag-food cart, may discount ka, 48,800 na lang. Yung high-end, 79,800 na lang, pero kapag platinum ka or gold, mas malaki yung discount mo. 28,800 yung collapsible, yung high-end, 58,800 sa gold, yung high-end sa platinum, 48,800 na lang. Yan yung member's price, no time frame, no limit yung pagkuha ng food cart. Okay? No time cut after 1 or 2 years na dyan pa rin yung discount mo as a member. Yan yung kapalit. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, kitaan. Yan. Ito yung inaabangan ng lahat. Yung dami sinasabi. Gusto ko lang naman kumita. Okay? Pakitaas ko ang kamay. Yung kanan kamay. Ayan. Pakitapit yung nasa kanan mo. Sabihin mo, kitaan na. Kitaan na. Oo, kasi lahat tayo dito mukhang... Okay, kung nagsabi niya na, di po ako mukhang negosyo. Okay, okay, ngayon, pag-usapan natin, kita natin, ang kagandahan po dito, yung IM Worldwide po, para siyang upgraded na phone. Okay, maraming network marketing na pwede kang mapuntahan, tama po ba? Marami na nag-invite sa inyo, pero I believe, may kailangan po sa isang negosyo nag-i-innovate. Familiar po kayo sa Nokia? Yes. Nakahabol pa po ba sila ngayon? Pagdating sa sales, hindi na kasi hindi nakapag-innovate. Ang IM Worldwide po, ito po, nung nag-start September 2016, innovative marketing plan na po siya. In fact, 10 ways of earning po ang IM Worldwide. Okay? So maraming way para kumita dito, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ngayon, excited na po ba kayo malaman kung paano kayo kikita ng malaki? Yes! Excited na po ba paano kumita ng milyon? Yes! Okay, so huwag kayong mukura. May magic. Ayan, ano yung first way and second way turn natin? Pakita natin, we have retailing and direct selling. This one is optional, pwede nyo gawin, pwede nyo hindi. Pwede naman kung ikaw mahihayin ka, post mo lang sa Facebook kung sino magka-interest, yun yung kausapin mo. Tama? Hindi mo naman kailangan magbenta ng bra, panty, palanggana dito. Kaya very easy to sell siya kasi basic needs on the necessity ng tao. So, isa sa mga product po natin, yung ating barley. One of the best seller po natin yan. Ang barley sa malabas is 1,200 sa atin, 900 per box. Since member ka, makuha mo na lang siya magkano? 450. So, 450, let's say, naka 10 box ka, isang buwan, meron ka additional income na magkano? 4,500. Garcinia. Garcinia is 900 by SRP. Ang kuha mo lang dito, nasa 540. Then, ang income mo, 360 pesos per box. May testimony kami ito si Miss Eds. Oh, grabe po ito. Okay, nakapunta siya sa Korea ng libre kasi naka 250,000 gross sales po siya dito sa Garcinia products po natin in 3 months time. Okay, ako na lang mag-share, no? Paano po siya na-invite dito? Reseller lang po siya na isang member po namin, si Miss Bridget. So, umu-order lang siya ng product kasi Miss Bridget, 100, 150, yun yung pinapatubo sa kanya. Leverage eh. Tama? Oh, so, ngayon siya, nagbebenta siya. Tapos, ang dami din mga talaga pumapayat, yung iba, mga kilala sa work nila. So, ang dami nang kumuha eventually, nag-decide na siyang mag-member para makuha yung mga products ni IM ng libre. Tama po? Okay. UD5003. Tama? VO, ayan, 500, may raffle na po na kotse sa baba. Okay,
So, eto, aside dun sa mga health and wellness products natin, one of the benefit is magkakaroon ka ng discount sa frozen goods. So, pwede ka magbenta ng mga siopaw, siomay, mga lumpiang Shanghai frozen, okay, lagi ka ng table sa tapat ng bahay nyo, magbenta ka, tama. So, additional income po yan. Pero kung gusto nyo maging millionaire, eto na. Ang gawin nyo, third way of earning, referral lang. Okay? Mag-i-invite lang kayo, hindi mo kayo mag-explain. Tama ba? Dalhin mo dito, kalagkarin mo sa ako, may taktak mo dito, kami kakausap. Okay, let's say nagustuhan niya mag-bronze. Okay, meron kang 1,000 pesos. Pwede na rin po ba? Halimbawa, everyday nakakapagdala ka dito, kumukuha bronze, ito may 30,000 isang buwan. Tama po ba? Okay, ang maganda dito, paano kapag gold package yung in-avail niya? Meron kang 3,500. Ayaw mo? Akin na lang. Okay. Pag platinum ang kinuha niya, dalawang platinum natin. May platinum franchise, may package. Pag franchise, 7.5 ang commission mo. Pag package ang kinuha niya, platinum, 9,000 pesos. Ang kagandahan po dito, unlimited. Walang pipigil sa inyo kung gano'ng karaming invites per day. Okay? Kung nakapag-invite niya ng dalawa, o sampu, o di may 10 times 10 mo lang yan. Tama? Ang maganda dito, let's say ganito lang siya, no? Bronze ka, nag-refer ka ng bronze, ang commission mo magkano? 1,000. Bronze ka, nag-refer ka ng gold, ang commission mo, not 3,500, 1,500 lang. Okay? Pag bronze ka, nag-refer ka ng platinum, not 9,000, not 7,500, 2,000 lang. Kasi bronze lang yung in-avail mong package. O, diba? Nalungkot ka na. Okay, huwag kang wala ng pag-asa. May dalawang option. Option 1, pwede ka mag-upgrade. Tuwing kailan lang pwede mag-upgrade within 2 months na na-encode ka. So, from 11,200 gusto mong maging gold, ang gagawin mo lang dyan, minus 11,248, 33,000 something, yun na idadagdag mo. Sa upgrade, okay, may kapalit din ng produkto. Okay, yung kung anong labas mo, may kapalit din. Importante po yun, nasa batas nun, pag sumali ka sa network marketing or direct selling, kung magkano nilabas mo, 70-80% ng nilabas mo babalik. Yung kaganda nito kay IM, 100% ng nilabas mo binabalik. Tama? Okay, at maganda dito, pag gold ka naman, nag-refer ka ng bronze, 1,000 din. Pag gold ka, nag-refer ka ng gold, 3,500. Pero pag gold ka, nag-refer ka ng platinum, 5,000 lang. So, if you want a certain commission, let's say platinum, kung ano certain commission yan, yun yung marireceive mong commission. Nag-gets po? Okay. Pangalawang option, kung di ka makapag-upgrade within 2 months, pwede kang mag-rank up. Okay, paano mag-rank up? Didiscuss kasi ng taong nag-invite nyo. Let's say bronze ka, gusto mo maging gold. Limang referral ng bronze within 1 month, gold account ka na, hindi ka naglabas ng pera. So, may mga ganun po tayo. Okay, so ngayon, let's say ikaw naman, may napamember ka, hindi mo napigilan. After 2 months, pumunta dito sa office, may dalang 288, may dalang 488, o may dalang pag-add ng card. Automatic kasi, pag nag-add card yon, may commission yon, 3,000 pag-collapsible sa taong nag-refer mapupunta. Sample, ikaw po, si sir, ni-refer niyo ako, gold ako, kumuha ko ng gold. Di ba products yun? 3,500 ang commission ni sir, eh naisipan ko bumili ng food cart. O may 3,000 ka after to follow yun, pag nag-avail ako. Eh paano pag high-end cart? Meron pa po yung 5,000 pesos. Eh paano kapag sampu yung kinuha ko, politician pala ako, no? Dami, binamigay ko sa mga mag-anak ko. So may times 10 mo lang yan. Ganun kaganda, may ad cart, commission tayo na may kita mo sa online business tracking account mo. Okay. Eh, paano yan? Paano pag wala akong na-refer? Diba? Yung iba po, usually ako po, kaya ayaw ko po sa sales kasi gusto ko trabaho-trabaho kasi fixed income eh. Secured eh. Tama po ba? Pero, ang kagandahan dito, let's say, hindi ka nakapag-refer, pero yung na-refer mo, nakapag-refer, may income ka pa din. Okay? So, paano yon? Lahat ng package natin, may points po yan. Okay? Aside sa 1,000 pesos, meron yung 500 points. At ang 1 point sa atin is equivalent to 1 peso. Okay, so this one is 500 pesos. Sa gold, ang points niyan is 1,500. Ang points ng platinum is 4,350 kapag naman franchise. O, paano kapag bronze ka, nag-refer ng gold, hindi 1,500, 500 lang ang points. Automatic yun, madidetect ng system. Kapag bronze ka, nag-refer ng platinum yung nasa under mo, automatic hindi 4,000, 500 lang. Pag gold ka, may pumasok na bronze sa ilalim mo, 500 points. Pag gold ka, may pumasok sa, na gold sa ilalim mo, 1,500 points. Pero pag gold ka, nag-refer ka nito, 1,500 points lang siya. Nag-gets po. Pero pag platinum ka, kung ano yung certain package, yung certain commission and points, yun yung ma-receive na account mo. And to understand kung paano kumikita dyan, ito na yung pang fifth way to earn natin. Paano kumikita dyan sa ating sales match commission natin. Pakita po natin. Ayan. So dito, sales match bonus or SMB. Hindi po San Miguel Beer. Okay? SMB sales match bonus. Tuwing kailan po narinig ang bonus? Tuwing Christmas, Pasko. Dito po, everyday may bonus ka.
Paano yan? Pag ikaw nag-join one account policy, yun yung difference natin sa ibang mga multi-level marketing na nag-o-offer sila para kumita ka daw ng malaki, kailangan mag-3 heads ka, mag-7 heads ka, mag-31 heads ka. Agandahan dito, one account lang, ang maximum account natin once you hit the Crown Alpha Mentor na rank, up to 3 million per week ang pwede mong kitain or 12 million per month. So no need na po, ayan, sige, tinutuloy po yan. No need na po na mag-multiple accounts, di ba? At ang kagandahan dito, pag one account policy, ang kailangan ng ilan? Dalawa lang. Meron kang left team and right team sa online system. Halimbawa, nag-join yung kaibigan mo. Pag nag-join, nag-pay-in, may code. And then code mo sa kabilang side. Kasi platinum ka, platinum din yon. Tama? Yung platinum, ang commission po ng pag-package, magkano? 9,000. Ang gandahan po dyan, let's say, after ilang linggo, may nag-refer ka ulit, nag-join at platinum din, saan mo nilalagay? Sa? Inom lang ako pa yan. Ayan, sa kabilang side. Okay, sa kabilang side. So, magkano po commission nun? 9,000. Pati pa sa sales, ang meron lang, commission lang, tama? Ang maganda dito, 9? Bonus. Kumita ka na ng 18,000, may bonus ka pa. Ang isang platinum po, may 4,000 points. Okay, so, ayan, 4,000 points dito, 4,000 points dito, nakita ng system, ima-match niya yan. Computer niya pagpa-match. Automatic, pag-check mo ng account mo, sa sales match bonus, 4,000 plus 4,000, match po, di ba? So, meron ka, magkano? 8,000 pesos. So, magkano pala, hindi lang pala 18,000 yung kikitay mo sa dalawang platinum. Magkano pala total na kikitay mo sa dalawang platinum na marerefer mo? Ayan, magkano po? 26,000 pesos. Okay. Ang kagandahan po dyan, let's say ikaw, ayan. Let's say ikaw, na hindi ka, yung 26,000 mo, nagbakasyon ka. Okay? Nagbakasyon ka. Sa mga karating yan, 26,000 mo. Ayan. May nag-text, nag-break. Okay lang yun? Okay. Let's say ito, nagbakasyon ka. Eh, ito, nagbakasyon din ba? Hindi. Ngayon, ang mangyayari, ito, may kakilala. Tama, mapipigilan mo ba ito hindi mag-refer? Eh, gusto niya rin kumita. Ano gagawin niya? Magre-refer din siya. So ngayon, nag-refer siya ng dalawang kaibigan niya. Since siya'y nag-refer, kayo naman pumunta yung referral na 9,000. Sa kanya na, huwag mo nang kunin. So baka na, pag kinuha mo pa. Kung sino yung nag-refer, yun mapupunta yung direct referral. So yung 9K na ito, mapunta sa kanya, siya'y nag-direct eh. Ngayon, ito, nag-direct din, dalawa din. So since siya'y nag-refer, sa kanya din mapupunta yung 9K. Anong meron sa'yo? Yung points. Automatically daw, lahat ng papasok ng points sa ilalim mo, sa left team mo at sa right team mo, ito total ng computer, ima-match. So ito, 4,000 to, pag nag-match yan, meron kang 8,000 pesos. Ito, 4,000, 4,000. Pag nag-match yan, meron kang additional 8,000 pesos. So, sa dalawang na-refer nila, kumita ka na magkano? 12, magkano? 16,000. Okay, medyo delay lang siya, no? Okay, so 16,000 pesos. Tanong, anong ginawa mo? Wala. Wala, di ba, Nags? Pakasyon, magbalik mo may 16,000 ka. Gusto mo ng ganon? Yes. Di ba? No work with pay. Di ba? Ang paano naman, let's say, limbawa, okay, let's say, sige po. Yeah, kaya ko yung isulat. Fifth way to earn tayo, no? Sales match bonus. Ang bronze natin, 500 points. Ang gold natin is 1,500 points. Ang ating platinum is 4,000 points. Ngayon, let's say ikaw to, okay. May nag-join gold. Magkano commission sa gold? 3,500. Ilang points ng gold? 1,500. Okay. Let's say sa kabilang side, bronze. Ilang points ang bronze? 500. Ilan ang commission ng bronze? 1,000. So, automatic po dito, since hindi siya match, ang gagawin po ng computer, babawasan yung 1,500 ng 500 para mag-pair sa kabilang side. Meron kang 1,000 pesos. E question, ano nangyari sa hindi na-pair? Magiging waiting point siya. So, hindi siya mawawala, andun lang siya, carry over yun. Pag may pumasok na point sa kabilang side, di ma-match siya. Let's say, limbawa, within one year, may 20,000 ka na pumapasok dito, araw-araw. Tapos 10,000 na points naman dito araw-araw. So ano magpe-pair dyan? Yung 10,000. So pag inad yun, 10,000 plus 10,000, meron pang 20,000 isang araw. So ganun lang po siya kaganda. E paano naman, limbawa, worst case, tamad. Ayan, gumagana na siya. Okay. Ayan po yung diniscuss ko, no? So magpe-pair yan, tapos meron ka pang waiting points po dyan. So up to infinity siya, ibig sabihin infinity. Walang katapusan. Yung ayaw mo na meron pa rin, sino po nang gusto lang ganun? Di ba? Yung pera na po yung inaayawan mo, may check-in na naman ako. Di ba? Ngayon, ito yung worst case scenario. Ito yung pinaka-worst na pwede mangyari sa inyo. Okay. Where naman? Si RG. Si RG. So, si Erica at si RG, left and right mo.
Tapos yung pangatlo mong na-refer, ayan, VO5003, VO, silver. Ayan, malapit ka pong i-raffle. Ayan, okay. Yung pangatlo mong na-refer ako, automatic wala kang choice. Kasi may one account policy tayo. Yung sobra mo, hindi mo naman pwede ilagay sa taas. Encode mo saan? Sa baba. So, i-spill over mo ko, mamili ka lang. Diba, kay Erica mo ko nilagay, automatic lahat ng points ko, pasok kay Erica, pasok sa'yo. So, natulungan mo ba si Erica? Yes. Kahit wala pa na-refer sa Erica, automatic may mga points na na-activate sa kabilang side niya. So, makikinabang siya doon for the sales match, bonus. Maganda po ba? Maganda ba yung one account policy? Yes. Yes, kasi wala kang choice. Kaya gagalit mo, malalagay mo na spillover. Tama po ba? Ngayon, yung direct referral na to, mapupunta sa nag-refer, which is sa'yo kasi ikaw po yung nag-refer. Imagine mo lang, ikaw po yan, nakaano ka po. Okay. So, yung direct referral niya, sa'yo pa rin mapupunta. Ngayon, ako, yung third mo, may infinity ka sa akin. So, yung unang dalawang marerefer ko, kahit walang copier sa kabilang side, may 2,000 each ka doon. Kung platinum, parang pag bronze, 500, pag gold, 1,000. Kahit hindi pair. Yung dalawa ko, nag-refer lang din ng tig-dalawa. So, meron ka doon, take to 2,000 pesos each. Ayan, so kahit pa isa-isa lang yan, basta every first two lang ng first two, automatically, kumikita ka pa din ng infinity bonus natin. Depende kung anong package. Pwedeng halo-halo, pwedeng mix naman. Okay. Ngayon, let's say, may pang-apat ka na marirefer. Saan mo na yung ilalagay? Ayan. Ayan. Paano ba to? Ayan. So, ayan. Pakita natin. Let's say, may pang-apat ka na marirefer. Pakinext na lang po. Nilagay mo na ngayon sa kabilang side. Tama? Kasi pag nilagay mo sa kabilang side yon, automatic, meron kang yun. Ayan. Okay, meron ka ditong direct referral and automatic, may points ka dito, winning points yun, kasi may sales match ka pa. Okay, let's say platinum yan, 9,000, 8,000, pag gold yan, 1,000, 1,000, so 2,000, kahit isa rin na-refer mo. Okay, ngayon yung first two din doon, may infinity bonus ka, 2,000 each, 1,000 kapag gold, 400, 500 kapag bronze. Ngayon, aside from infinity left and right, kung ano man active dyan, may income ka pa din, iba pa yung sales match bonus dyan na 8,000 kapag puro platinum, depende sa points na kumapasok. Okay? So, bigyan kita ng computation. Let's say, isang side lang yung bumalaw sa'yo. Etong side lang na to. So, magkano infinity bonus mo doon? Yung third mo, nag-refer ng dalawa, may 2,000 each ka doon, so 4,000. Yung dalawa, nagdalawa lang din naman, meron kang 8,000. Then yung dalawa, nagdalawa lang din. Yung apat, nagdalawa. So within one year, 4,095 plus 4,095, 8,000 accounts. Tama? Times mo yun ng 2,000, meron kang 16 million. Pag puro gold, kalahati lang. Pag puro bronze, kalahati ng gold. Okay? Even isang side lang. Eh, paano pag sobrang malas mo? Wala talaga naniniwala sa'yo. Wala nagjo-join. Lahat na kinakausap mo, ayaw. Okay? Meron tayong check match. Commission. Okay, naawa na sa'yo yung nanay mo. Sige na, para may downline ka na, mag-join na ako sa'yo. Okay. Nandiyan yung mama mo, eh, mama mo pala halimaw. Oo, hindi halimaw na literal. Halimaw talaga. Ibig sabihin, lahat ng tao kinakausap, hindi nahihiya. Diba, lahat ng makatabi niya, prospect niya. Automatic, lahat ng income ni mami sa sales match, meron kang 10%. Kung platinum ka, pag bronze ka, 5%, pag gold ka, 8%. So, ito example, let's say, etong na-refer mo. Parents mo, after a year, after 2 years, nag 100,000 na per week. Para ka lang may royalty fee. 10% ng 100,000, magkano? 10,000. Isa pa lang yan. E pag nakapag-direct ka ng madami, ibig sabihin ng direct, personally, ikaw po yun at invite sa'yo po mismo nag-inquire. So sa limang direct mo lang na mag 100,000 per week, so kikita ka na doon ng 50,000 per week, passive na yun or 200,000 per month. That's for the check match commission. Iba pa yung income sa Infinity, iba pa sa paying, iba pa sa direct referral. Maganda po ba? Sobrang ganda. Ayan, okay. Ngayon, paano naman? Ito na yung pinaka-highlight ng marketing plan natin. Yung pang-walong kitaan, yung just for you bonus. Ito na yan. Ang ibig sabihin ng just for you, apat lang. Okay? Four, para sa'yo. Para magka-just for you ka, kailangan gold account holder ka or platinum account. Paano yan? Every time na nakakabuka ng apat na direct, aside sa direct referral sales match mo, may 40,000 ka pang income, pag gold ka, naka-apat ka na platinum, 40,000 pa rin. Okay? Platinum ka, naka-apat na gold ka, 48. Platinum ka, naka-apat na platinum ka, 100,000. Ito, maganda dito. No time frame. Bigyan ka na illustration. Let's say, naka-gold account ka. Yung gold account mo, may dalawang ka na agad na-refer. Sa dalawang na-refer mo yan, may 3,500 each ka at sales match yan ay 3,000 pesos. Tama? So, magkano na yon? 10,000. Since no time frame siya, inabot ka ng 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, nakabuo ka ng 4 ulit. Ng 2 ulit. So, total na kinita nyo po, magkano?
total ng direct referral mo, 14, total ng sales match mo, 6K, total of 20K. Automatically, mag-detect ng sistema, pag naka-apat ka na, automatic mag-a-appear sa e-wallet mo, yung bonus mo na 14,000 pesos. Grabe. So, 40 plus 20, magkano pa yung total na kinita mo? 60. Ilan lang yung in-invite mo? Apat lang. Ang malupit, no? Time frame. At ang pinakamalupit dyan, pwedeng ulitin. Ano yung ibig sabihin, di ba, naka-just for you nga na, naka-money pa ka na, automatic, pag naka-apat na set ka ulit, another 40,000 yung mag-appear sa e-wallet mo. Okay? So, ganun siya kaganda. Pag platinum, mas maganda, mas malaki. Pag platinum, 9,000 na direct, ang pairing is 8,000, total of 52,000. Pag naka-apat na platinum ka, ang just for you bonus sa platinum, sa apat na mabubuo mo is 100,000. So, pag tinotal po yun, total income nyo, magkano po? 152,000. Okay? Ito po, apat na beses na sila nandiyan just for you. Okay, itong dalawang mag-asawa na to, 'di ba? Pinanggigilan yung just for you. Okay? So pag couple po, pwede ng joint account, okay? Okay, so halimbawa, kakatabi mo diyan, wala kayong 112, o tag 525 tayo para makabuti 112. So ganito 'yung magiging check-in niyo, yung online account niyo dalawa din. Okay? Ngayon, Michelle Katangal, Lord Claire Katangal, nag-join sila September 26. 2 days lang, may naki-food days lang dun sa bahay nila, yung parang pinatuloy lang. Kumain ng lumpiang Shanghai na sarapan. Yung walang presentation, nag-franchise. 112. Automatic, may commission sila nung Friday, 6,678 kasi platinum franchise, 7,500. Less tax, ito yung net income. Ang masarap dito, ay ang dali lang pala. Hindi pa natin na-operate yung card natin, bawini po na. Nag-refer ulit sila, September 30 plus 7 days, ano pong date? October 7. So automatic po, nakatatlo sila, nag-just for you sila, 132,000 yung hinita nila. Second week nila. So, ang total na kinita nila in 2 weeks, magkano po? 152,000. Magkano lang nilabas nila? 112,000. Ang bumalik po ay 152,000. Iba pa yung income niya sa food cart niya. Ganun po kaganda. Ang maganda dito, paulit-ulit. Meron din ako sa team ko, 5 beses na nag-just for you sa platinum, tapos nakapag-just for you sa gold. Okay, pwede hindi mo tigilan eh. Kung marami naging course eh, pwede pa ko, tama na, naka-just for you na ako. Hindi eh, unlimited siya. Kaya kalimutan mo natin diniscuss ko, ito lang eh. Yung just for you bonus, ang daling intindihin. Apat na referral na platinum, 152. Apat na referral na gold, 60,000. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, ang kagandahan dito, para mag-activate yung iyong online account or para maging active ka, kailangan mo lang mag-purchase minimum 1,500 per month na products. Okay. So, automatically, lahat ng bibilin mong products, may 1% ka. Let's say, naka 20,000 ka na products. Ang dami yung order sa'yo. Kumita ka na doon pag binenta mo. Di ba kasi members price mo nabili. Automatically, may 1% ka pa na papasok sa e-wallet mo noon. Every month yun pinipili out. So, magkano yung 1% ng 20,000? 200 pesos, tama? Pwede na rin ba yun? Pwede na. Ang maganda dito, lahat ng mga nasa ilalim mo, obligado din pumili na products nila para sa maintenance sa ako nila. Magkano lang naman minimum of 1,500 para lang naman panggamit mo lang sa sarili mo yun, or kung may products na bumibili sa'yo, hindi mo na problema yung maintenance mo. Okay? Automatic po, lahat na nasa ilalim mo down the line, may 1% ka. So far po, meron dito sa amin, bago pala ayon worldwide, may nag 15,000 na isang linggo, 10,000 na isang linggo, income pa lang sa rebates. Kahit walang bagong nagjo-join, lahat ng mga members na mismo is bumibili ng produkto, 1% ka doon. Ganun kaganda. Okay. And then, yung 10th way to earn, sino dito gusto na ano, mahilig sa mga loto-loto, tataya ka para swerte. Okay. Di ba pag natumaya ka sa loto, dalawang choice mo? Talo or panalo? Wala namang bawi doon, di ba? Di ba? Pag tumaya ka, talo or panalo lang. Dito, meron tayong Project 001. Automatically, 10% na kinita ng kumpanya sa reorders ng product, ipaparaffle niya. Paano makasali dyan? Bumili ka lang ng minimum 1.5. Bili ka. Di ba nag-maintenance ka ng 1.5? Tapos bumili ka ulit ng additional 1.5. Bawi ka kasi may produkto naman bumalik sa'yo. Kahit di ka manalo, bumalik naman yung labas mo eh. Tama po ba? Pag binenta mo, kinita ka. Eh, automatic po. 4,000 ang members natin. Let's say 2,000 lang yung bumili ng additional 1.5 at nakapasok sa Project 001. So, 2,000 members times 1.5. Ilan sales po ng company nun? May naka-science. 3 million. Tama? Ano 10% ng 3 million? 300,000. Eh, ang swerte mo, bago ka pa lang, bumili ka lang ng products, tapos nakita mo sa website, nanalo ka ng 300,000. Masaya o masaya?
Ibang klase ka, di ba? O, maganda dito, hindi na siya kwento kasi may nakumuha na po ng 90,000, may nakareceive na ng 50,000, 40,000, every month po yun. Okay, bakit maliit? Kasi maliit pa lang naman yung members. Pero pag umabot tayo, imagine mo ng 10,000 members, i-times mo yun ng 1.5, ilan ang sales ng company, ilan ang 10% nun. Ganong kagandang ayong growth way. Hindi lang puro sa kanya, binibigay din sa mga members. Okay? And then, ang maganda dito, lastly, is yung incentive program natin. Kung gusto mo na magkaroon ng sariling food cart, wala kang pambiling food cart, pwede mong hatawin na lang. Okay? Ano ba yung pinakamababang incentive natin? Yung free food cart franchise natin. Kung gusto mong magkaroon ng libreng food cart, yung all-in na, 6 platinum pairs lang yan or 18,000 paired RQV within 6 months. So, teamwork yan. Let's say, nakadalawa ka ngayon. Yung dalawa, nag-refer ng dalawa. Yung dalawa, nag-refer ng dalawa. Pag tinutal mo yan, 6 na yon. Hindi pa dumarating yung 6 months, pwede mo na i-claim. Pero para mga SMDC Petron lang yan, kapag kinlay mo, mababawas yung points mo. Eh kung ayaw mo na palapsible, gusto mo mas mataas, ano yung sumunod dyan? Meron tayong incentive dito, 9 platinum pairs, meron kang high-end na food cart. Okay, kapag gusto mo naman ng travel, sino tumiling mag-travel? Ayan, may libreng travel po tayo. Ito yung first travel incentive namin, trip to Hong Kong naman po yan, all expense paid. At take note, pag nagpa-travel ang IAM worldwide, lahat po ng expenses bayad. Okay? Hindi po dito yung ticket lang, bahala na kayo dyan ha. Sige, kayo na bahala mag-book dyan dito. Kasama po airfare, kasama tour bus, kasama yung mga theme park na pupunta nyo. Yung inyong breakfast, lunch at dinner, kasama na din. At take note, buffet. Ibang klase po, no? Talagang tataba ka talaga. At ang malupit dito, may dinner cruise pa. So, sobrang sarap tong lifestyle. Kumita ka na, may libre pa. Sa kumpanya nyo, may ganito po? After 1 year, karirin mo, anong meron? Plancha, bigas, ano ba, rice cooker, nakaka-motivate po. Hindi, di ba? Eh, dito pag inarin mo, libreng travel, di ba? Ang maganda dyan, aside from that, sumunod na travel ng IAM Worldwide, trip to Korea naman. And ito, 40 kami nakapunta. Isa po dyan, si Miss Ed. Saan kayo ng Miss Ed? Ito ka, oh. Ang dami kasing option, eh. Pwede sa products, pwede sa team sales, pwede sa direct referral. Ang daming ways para makasama ka sa travel. So, imagine mo, nakapunta kami ng South Korea, na nakapunta kami sa mga lugar na pinapanood mo lang sa TV, libre. And si Mami. Si Mami Betty, ayun, oh. Asan siya? Ayun, oh. Ayun, oh. Parang mga naman namin si Tita Betty. Okay, siya yung pinaka, ano po natin, bata na nakahit ng travel incentive, no? So, wala talaga sa edad-edad, eh. Okay? So, kahit sino, all walks of life, actually, meron dito, taga Kuwait. Nakahit siya, sakto yung bakasyon niya, automatic jet lag talaga siya. From Kuwait, papunta ng Laia, diretso sa Korea. Okay, pero sabi niya, hindi niya na-expect na yung bakasyon niya, Pilipinas, akala niya Pilipinas lang. Yung timing pagbakasyon niya, papunta na sa Korea kasi nakahit siya. Then, ang susunod na incentive, eto na, nakaka-excite sa July na po to, trip to Singapore. So, ang daming option, pwede ka mag-option 1, bumili ka lang ng 200,000 worth of products, kasama ka na. Option 2, 28,000 direct referral, o 10 platinum lang yan within 3 months, o within that cut-off period. Pwede namang 8 pairs, pag gap ka, ibig sabihin 24 years old below, yun yung youth empowerment program natin, at least mga 6 o 7 pairs lang. And then, option 4 naman, makapag-direct ka na isang business center plus 2,000 RQV. So, yun yung mga options. Okay? So, hindi mo kailangan i-target lang dyan, kahit isa lang dyan, at ma-hit mo, qualify ka na for the travel. All expense paid. Susunod na trip natin, Singapore ulit. Sumunod doon, Japan. Susunod sa Japan, Maldives. Sunod, Dubai. Susunod na US trip. So, grabe. Ibang klase. Yung travel mo, libre na lang. Hindi mo na kailangan bumastos. Diba? And then, aside from that, sino dito ang gusto ng kotse? Ayan, kung may kotse ka, palitan mo na yan. Okay, para at least modelo-modelo yung kotse mo. Meron tayong mga down payment incentive dito na marami na rin naman pong nakahit. Okay, kasi maliit lang naman ang kailangan i-target dyan. So may down payment incentive po tayo. Aside from sa down payment incentive, meron din tayong fully paid car incentive. So next natin, ayan. So yung fully paid car incentive po natin, pinakamababa is 225 pairs. Naalala niyo yung computation natin kanina, yung pangtamad? Refer ka lang ng dalawa, next month yung dalawa, mag-refer lang ng dalawa, magiging 4, tama? Yung 4, magdagdag, nag-refer natin ng dalawa, magiging 8. Yung 8, magiging 16, tama? Magiging 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Pag tinotal ng system yan, 4,000 left and right. Within 1 yung nagsimula lang sa dalawang referral. Ang kailangan mo lang dito sa pinakamababang incentive natin, ilan po? 225. Hit na po ba?
Hit na sobra pa. Okay, mamimili ka kung kotse or cash. Okay? Kung ayaw mo ng kotse, pwedeng cash. Kung ayaw mo ng kotse, cash, pwedeng bigay sa akin. Walang problema. Okay, kumita ka na dyan eh. Tama ba? 225 times 8,000, kumita ka na dyan, tapos may libre ka pa. Tama ba? Eh, paano pag naka 450 pairs ka, either MJ Cruiser or Everest? Pag naka 900 pairs ka, Camaro or Ford Mustang. Kapag naman naka 1,800 pairs ka, ayan, next natin, yung it's either SLK na top down or Porsche na two-door. And pinakamataas natin 3,600 pairs o DRE. Kung ayaw mo ng RE, convert mo sa cash magkano? 12 million. Yung kinita mo sa'yo na yan, yung 12 million, kalahati pang bili mo ng bahay, kalahati i-ano mo, may tira pang 2,000 na kahit ka sa building, pabigay mo. Tama? Okay? So, nasa iyo yan. Kasi kinita mo na yan, tinrabaho mo yan eh. In fact, sa 3,600 na platinum times 2, ilang accounts yun? 6,000 plus, i-times mo ng 1,000, billion-billion yan. Tama? Hindi lugi kung bang dyan, million-million, computed yan. Diba? So, ang maganda dito, yung effort mo na binibigay mo, lahat bayad. Tama? Tapos, meron din tayo pang Youth Empowerment Program. Sino dito 24 years old below? Pakitaas po yung kamay. Oh, yung iba nagtataas. Okay. Pag ikaw ay 24 years old below, pasok ka sa Youth Empowerment Program, meaning mas mababa yung mga incentive sa'yo. Sa mga mover, okay, sabihin 25 years old pataas, pinaganda lang. O sa mga matatanda na. Okay. Okay. Ang pinakamababang fully paid car sa atin ay 225. Tama po ba? Pero pag ikaw 24 years old below, may program kami until November. Pag ikaw naka 20 pairs ka, 20 lang left and right sa loob ng isang taon. Okay. Group effort pa. Meron kang fully paid na kotse. Okay. Mitsubishi Mirage. Ilang pairs lang? 20 pairs lang. Halimbawa, nag-join ka, nakakuha ka ng isang halimaw din dito, hindi lang tutulong. 1 month lang, naka 20 pairs kayo. Day 1 month, may 560,000 ka. Ganong kalupit na ngayon worldwide. In fact, meron na po sa atin namin na dalawang nakahit nito. Dalawang nakahit. Yung isa po, kinash, at bumili po, bibili po ng top-down na sports car na Mazda MX-5. Grabe. Tapos, yung isa naman po, bumili naman, Civic naman po na RS. So, mamimit nyo rin po yan along the way pag ginagawa nyo na po yung business natin. Tapos, ito namang Civics, 40 pairs lang. Yung ating Toyota 86, 72 pairs lang. Until November 2017 lang po yung mga 20, 40, at 72 pairs. So, ano ibig sabihin? July ngayon? Ibig sabihin, tapos na ng November? Hindi. Kung nag-join ka ngayon June, June 2018 pa yung 1 year mo. Nag-join ka ng November, November 2018 pa yung 1 year mo. Kung kailan ka na-encode. Pero pagdating ng December, wala na to. Yung pang pioneering stage na yung mga ganyang mabababang incentive. Okay? Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na sa inyong panahon, join ka na. Okay? Lalo na kung yep ka, hatawin mo kasi sayang po yung incentive natin. Okay. Actually, tapos na po tayo and I will end up with this. Ito yung verse ng company natin. Maganda po ba yung business? O, sobrang ganda. Sobrang ganda, no? So, I will end up with this is the verse of our company, Jeremiah 29:11. Pakibasa po. Plans to give you hope and a future. Actually, nung narinig ko po yung ganyang verse 6 years ago, first time ko pong marinig. Di man po ako nagbabasa ng Bible before. Nung nakita ko yun sa presentation, nabigyan po ako ng pag-asa. Kasi dati lang naman po kaming wala. Tama po ba? Nung nakita ko na sabi ni Lord, siya po mismo nag-promise, pinanganak ka, hindi para mag-prosper o hindi para maghirap. Tama? Plans to prosper yun na ito, yung plans to give you hope and a future. So everything happens for a reason. Hindi aksidente na nandito ka ngayon, nakikinig ka ng orientation. Tama? Pwede naman nandun ka lang sa bahay, nanonood ka teleserye. Pwede naman nandun ka lang sa labas, bumigimik. Pero bakit nandito ka ngayon? May reason or may purpose si Lord. Kung bakit pinakita niya sa'yo yung opportunity na to. Okay? Actually, tapos na tayo pero may gusto lang akong pakilala sa inyo. Itong tao na to, isa po sa mga na-invite ko sa ganitong business. Okay? Bali, follower ko siya sa Facebook. So, bali, tingin-tingin lang siya sa Facebook ng mga post ko. Eventually, nagtanong siya. Sabi niya, paano po ba yung business niya? Naalala ko, madaling araw, nagtanong siya nun eh. Tapos, sabi ko, sige, attend ka ng orientation. He's only 18 years old. Okay? At naka-inspire po kasi dati po itong Jollibee crew. Okay? Pagka Jollibee crew ka, nasa magkano po yung sahod? Per month. Mga nasa 15, mga ganon, 20, 30. Pero malupit po dito, nung ginawa niya po yung business, mga last month lang, nag-15,000 po siya, pero hindi isang buwan, isang linggo.
Okay? So gusto ko lang ma-inspire kayo, pakilala ko lang sa inyo, pag tinawag ko siya dito, okay lang ba palakpakan natin? Yes, so para at least ma-inspire na may kabata, palakpakan po natin si Mr. Paul John Lumbao. Ayan. Alam ko kaya mo naman kahit walang mic. Amazing evening, amazing evening. Amazing morning! Amazing morning! So, yun lang pakalok natin si Anna Martin. Tapos yung reason kung bakit rin po nakita yung Ayong Worldwide, Facebook lang din po. Diba? Pero kaya mo naman din po nakita kasi nakita ko po yung success niya online lang din sa Facebook. Ang ginawa ko po sinubay ko yung man po siya sa loob ng isang taon. Opo. So, yung po nakita yung kapara niya, binaka. Tapos nagka-process sila ng pay-in, tapos nag-enjoy sila sa team na sabi ko, one day, I'll be part of this, sabi ko sa sarili ko. Then, kagandahan naman, last year kasi, para kung magkaroon kong idea, wala pa yung minimis ko ulit, nag-aaral po kasi ako ng part-time nun, nakaresign ko na kasi sa work ko, tapos sabi ko, nakita ko yung poster ng minos niya, nakalagay po may bar at saka may shawmai. So, sabi, kikita na doon ng 3,000 to 5,000 po na isang linggo. Kaya sabi ko, oh, laki. Eh sabi ko, kaya ko yan kasi dati po nagtitinda yung mama ko ng mga kwek-kwek, mga bubo, hindi ganun kaming business. So kami nagbabantay na, we have no choice. Diba po? Sabi ko, kaya ko yan. Nakala ko, gibentayin ako ng barley or ng mga siomay. Pero nakakatawa kasi nung pinapunta niya po ako dito, is grinap ko talaga agad yung opportunity na sinet niya ako ng November to last year. That is our, that was araw ng mga kaluluwa. Dada na dito po ako nun sa office, di ba? So, nung pinustanda niya po ako, kung ano pinustanda dito sa inyo, nakakatawa kasi pinis ka nila sa akin kung paano kukunin ko ano yung mga nakuha niya. Tama po? So, kaya po sabi ko, I have no reason para hindi agar of opportunity. Kasi, kumbaga, nung time na pinustanda niya ako, talagang nagigit po ako agaya ngayon na nakaupo kayo dyan na ang dami niya naisip ko sino yung mga invites ninyo. Ganun lang din po ako nung time na yun. So, ginawan ko lang din ang paraan yung pag-join ko. Then, kagandahan, kahit hindi naman po kilala personally ng Mentor Marlon, kagandahan sa I'm Worldwide talaga, basta committed ka and willing ka na makatulong sa pamilya mo, tutulungan ka niya. Kaya, hindi ko, lapis naman sa lahat ng Mentor Marlon. As early as 70 years old, nag-work na ako kasi kailangan ko mga tulong sa family. Tama po, sino po dito yung mga 70 years old dyan? Diba? So yun, nag-work na ako nun as early as that age kasi alam ko yung magkakapatid, then sumunod po ako sa kuya ko. Yung kuya ko ngayon may family na, so yung responsibility para mga tulong sa family na puntak ko sa akin. Tama po. So hindi man po ako pwedeng tumanggi. Diba po? That's why nag-work na po ako ng ganun kaagay. Mahirap po mag-work sa Jollibee. Even CR po ng babae ka, dilinisin ko po kasi nasa dining po ako na-assign. Di ba po? So kung may nakita po yung mga Jollibee group, pwede niyo pong invite dito. Di ba po? Kasi dito po, it doesn't record anything kahit ano yung background mo. As long as you're willing to know everything, ituturo naman lahat ng mga members natin dito. Wala kang dapat maging i-upgrade sa sarili mo kasi tuturuan ka talaga nila. At yun naman din po talaga yung ginawa sa akin ng Mentor Marlon. Na talagang grabe, within 2 months, talagang pinakusan niya ako, binigyan niya ako ng time, hindi niya ako sinukuan hanggang sa matutupo ko. So, agandahan po dito kay IM, naniwala nating po ko sa sarili ko na kaya kong gawin ko, alam ko niyo nagagawa nila, tama po. And pinilit ko din yung sarili ko magtunan kasi first time ko po sa ganitong industry. Wala po akong background sa ganitong industry. So, kahit first time niyo po na mapunta dito, walang problema. Kasi tuturuan naman po kayo na lahat ng mga taga-invite sa inyo. So, agandahan po dito kaya yung worldwide, gaya nga po na sabi ni Mother Marlon kanina. Sahod ko po dati ng 1.5 months sa Jollibee na super hirap po talaga nun bago makitain. Dito kinuha ko, nakuha ko lang po siya ng 1 week sa Ayong Worldwide. Ayun nga po, ngayon, pinupost ko rin yun sa Facebook. Ang dami ko rin pina-invites doon. Pero sa post ko na yun, ang dami rin po na-invite dito na dahil dun sa post na yun. Ngayon na po may nag-pay-in sa baba. Nakita na din yung post ko pero platinum yung pinuwang package. Kung bago magiging pag-asa ka ng lahat ng tao sa mundo, nakala nila, wala na may para maging successful sila. Tama po kaya, palakpakan niyo po sa video mo. Kasi, ito po po yung start na pagtakbo niyo rin para sa pagkuha ng pangarap ninyo. Yun lang po, and maraming maraming salamat. Okay, palakpakan po natin si Mr. John Paul. So, palakpakan po sa mga kabataan na nabigyan ng
ng hope o nabigyan ng pag-asa na kahit bata ka, pwede ka kumita sa ganitong negosyo. Kasi sa business naman, ang nagustuhan ko sa business, no requirements. Diba pag nag-work ka, kailangan graduate ka, kailangan matalino ka, kailangan ganito kang school. Diba ang dami kailangan para kumita ka ng malaki. Pero pag sa IAM Worldwide, kahit sino po, meron po dito nagbebenta ng balot, member, kumikita, diba, sa mga direct selling. Meron dito, tindera lang, meron housewife, iba-iba po ng background. Pero bottom line, lahat po sila, kumikita lahat po nagagawa yung business. Bakit? Kasi dito naman po, as you can see, hindi naman po kami yung magaling. Baka isipin nyo, baka naman kasi magaling kayo, kaya kumikita kayo malaki. Hindi po, lalo na ako, wala po kong background sa ganitong negosyo. Diba, first time ko lang din pumasok sa ganitong business, napakabata ko nag-start sa ganitong business, 15 years old. So, kaya kumita kasi maganda yung sistema natin. Imagine niyo po, kahit bata ka, pag pumasok ka sa system at nakapag-invite ka ng mga mas matanda sa'yo, sa tingin niyo po, para ka na rin tumanda. Yes, bakit? Kasi lahat ng connections nun pasok sa'yo eh. Tama, o matanda ka, gusto mong pumata. Invite yung mga bata sa ilalim mo. Yung trabaho ng bata, pasok sa'yo. Di ba ikaw tulog na, sinagising ba kung hataw pa? Ganun po kaganda yung negosyo po natin. Ngayon, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga sample mo na pwede nyo makuha pag ginawa nyo yung IAM Worldwide. Ayan. So, ito po yung... Okay, sa mga bagong dating po, no, ito po yung pangalan ko, Marlon Santos. Birthday ko, July 22, 1995, 21 years old. Ayan, ito po ako before noon. So, imagine nyo na lang po kung may naniwala ko sa buwan na yan. May maniniwala ko sa inyo. Okay, tapos ito po. Sample po ng earnings natin dito kaya yung Worldwide. Bali, 6 months po, 1.2 total na kinita. Pwede na po yun, 6 months, final estate. Tapos ito po yung sample na pwede nyo kitain. Ito po, encashment po ng cheque. Kasi baka isipin nyo, adobe lang yung cheque. Ito po yung firma ng mga teller o yung tatak sa banko. So ito po yung date niya, Marlon Santos and Worldwide Corporation. 1 week income po for the sales match. Hindi po kasama yung direct referral. Sales match lang po ito, magkano po? 125,000 pesos. Ayan, sulat ko lang ha. 125,000 pesos. So that is March 3. Dagdagan mo lang na ilang linggo, ilang tulog lang, March 31. Marlon Santos, magkano po total naman ulit na kinita? Walang dating sa iba, no? 201,673. So pag tinotal po natin yan, magkano po lahat yan? 326,000 pesos in 1 month. So ang challenge ko po, kung nagawa ng 21 years old, wala akong excuse. Tama po ba? Kung nagawa ng 18 years old, wala akong excuse. Kaya niyo pong gawin. Okay, lalo na kung ikaw, may pamilya ka, may anak ka, mas malaki subot mo, dapat mas malaki kinikita mo. Huwag kang pumayag yung bata, kinikita pang matanda. Ikaw matanda, kinikita mo pa? Pang bata. Tama po ba? So, ang maganda dito, as you can see po sa mga kabataan dito, bata sila, pero ang isip nila pang matanda. Masarap po ba kausap yung mga ganon? Yes. O, gusto nyo matanda, pero isip bata. Diba? So, ito po, nagustuhan nyo po yung business, napakaganda. Sa ganito pong business na to, ang importante po is yung positioning. Okay? As you heard kanina po, ang business po natin, one account policy, tama po ba? So, automatic po yung mga tao nag-invite sa inyo, I believe more than 2, more than 3. Ang dami-dami na po yan, downlines. So, automatic, halimbawa po, ikaw sumali dito. Tapos, yung susunod na sasali, wala kaming choice. Wala nyo kayo mapaglalagyan, left and right lang, eh, tao po ba? So, automatic, pag may sumunod na mag-join, nalagay po namin sa ilalim yun. Yung points nito, pasok din sa'yo. Kung yung platinum, 4,000 points yun, pasok din sa'yo. Tama? Kapag may pumasok, halimbawa, gold, direct niya, automatic, pasok sa'yo. So kahit hindi ka pa nakapag-refer, automatically, lahat na pumapasok ng mga referrals dyan, points muna din po. Kaya ang maganda dito, lifetime yung account. So lifetime mo sila nasa ilalim. So ang ibig sabihin po, pag ikaw na una ka mag-join, automatic swerte mo. Lalo na kapag masipag yung napunta sa ilalim, ang tawag ka. Pero kapag nahuli ka, tapos masipag ka, sino swerte? Sila. Tama po ba? So nung point ko, pwede ka mag-join ngayon, bukas, next week, next month. Okay, walang problema po, araw-araw may sumasali. Ang point lang, ang nasayang point, tinatawag ating time. Ang pera po, kaya kinain sa labas. Tama po? Kaya gawa ng paraan. Pero ang time po ba, nabibili? Hindi. Diba? Kaya kung nakita nyo po yung opportunity to, nagustuhan nyo na, huwag nyo na pong patagalin yung pag-join. Diba? Para at least po, mas maganda, nakaposisyon na kayo, weekly payout tayo, mag-start agad kayo mag-refer, pagdating ng Monday cut-off, sa checking po sa asa file, yung check-in na kayo. Ganun lang po kasi yung sistema natin. Okay? So,
Ayun po, tapos na po tayo. Ang bottom line na po dito, nagustuhan nyo, gawan nyo ng paraan. Okay? Last, before tayo end, meron ako isang story. Okay lang sa inyo? Yes! Oo, wala kayong choice. Okay. So, itong story to, story to ni Pedrong Madasalin. Okay? So, si Pedro Madasalin, naman masyadong nagagamit yung pangalan Pedro, no? Okay. So, Pedro Madasalin po, ang nangyari po, taga Marikina po siya. Familiar po sa Marikina? Bahay, di ba? Okay, dati bahay siya. So, nangyari, nagkaroon ng ondoy. Alam po yung ondoy? Oo, di ba? So, nangyari siya, lahat ng mga nasa paligid niya, lumilikas na kasi tumataas na po yung baha. Pero si Pedro Madasalin, ayaw niya pang makisama sa mga umaalis. Kasi ang sabi niya, ililigtas siya ng Panginoon. Tama? So, ang ginawa po ni Pedro Marsali, dasal lang siya ng dasal. Nung isang araw, nung tumataas na, nandun na siya sa may table, may dumating po na tumatok doon sa bahay niya. Ang sabi, Pedro, tumataas na yung tubig, alis ka na dyan. Diba? Anong sabi ni Pedro? Sige lang, okay lang, ililigtas ako ng Panginoon ko. Tama? So, ang nangyari, tumaas ulit yung tubig. Nandun na po siya sa bandang bubong. May dumating na helicopter. Sino yun? Si Mayor. May pa-helicopter si Mayor. Okay. Naglagay ng tulay. Sabi sa kanya, Pedro! Bro! Malayo eh. Diba? At si Lubed! Sumakay ka dyan! Dyan! Diba? Ano sabi ni Pedro? Mayor! Mayor! Umalis ka na! Ligtas ako ang Panginoon ko! Sabi niya, bahala ka sa buhay mo! So umalis si Mayor. Ano nangyari kay Pedro? Tumaas na tumaas yung baha, namatay. Diba? Tapos pagkamatay niya, nandun siya sa langit. Nagdadabog. Sinisipay yung mga ulap. Nagaya siya. Asa na yung Panginoon ko? Diba? Bakit hindi ako niligtas? Diba? Nagdadasal naman ako lagi. Lagi naman ako nagsasimba. Diba? Napaka-faithful ko daw kung wala kasalanan. Pero bakit hindi ako niligtas? Diba? Ano sabi ni Pedro, kapangalan niya din eh. Diba? Assistant ni Lord, sabi ni Lord, i-play mo dyan yung may malaking screen kasi. Okay? So, pinlay dyan. Pinakita kung ano yung nangyari sa kanya nung panahon na kailangan niya ng tulong. Nung panahon pala na kailangan niya ng tulong, nagdasal siya, ginawa ni Lord, nagpadala siya ng kapitbahay niya, nakabangka. At tinakawag siya at pasakayin siya. Tama? Nung sumunod na level, ang ginawa, pinadala si Mayor, kinausap, puntahan mo dun si Pedro, padala ka ng chopper dun, di ba? Kunin mo, iligtas mo siya. Anong ginawa niya? Dinisregard niya. Tama? So ngayon, anong sabi niya? Anong gusto mo? Ako pa ba bumaba dyan para iligtas ka? Tama? Naniniwala kayo sa kasabihan, nasa Diyos ang awak, pero nasa tao ang gawa? Yes. Pag nagpe-pray po ba tayo ng kotse, anong ginagawa ni Lord? Pag-isip mo, may kotse na, galing ni Lord. Di ba? Pag-pray tayo ng buhay, pag-isip mo, may susi na. Pag-pray ka ng malaking income, pag-isip mo, andyan na. Ganun po ba yun? Hindi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Si Lord, kaka-pray mo, naawa na sa'yo. Di ba? Dinala ka ng mga paa mo dito sa seminar room para makakilig ng ganitong opportunity. Pero ang gawa, nasa'yo. You need to take action. Kasi marami kami na-invite dito, pray, nakita na yung opportunity, anong ginagawa? Dini-disregard. So, ano nangyari? Pag namatay ka mahirap, pasalanan mo na. Tama po ba? So, ayun lang, I believe po kayo po, gawan nyo ng paraan, join po kayo, pagtutulungan po natin dito. Thank you po sa lahat ng mga attend and God bless you.